content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockhold TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Rockhold TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe, mga kapanali. Click here. 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 Click here to subscribe. And we're now live in Facebook and YouTube. Kamusta muna kay Dito Pakchi, Carlos, kapatid na Riddell, and Red Pill City. Ayan, sa wakas. Magsasalita na kayo si Red Pill. Marami siyang comment last time eh. So sana si Selectable pumasok at magdebate na kayo. Ayan, pero before that, meron tayong link dyan. Sali kayo, kahit sino po, pwede sumali. Kahit MCGI, MCGB, kung ano mang sekta, KJC, yung Kingdom of Jesus Christ ni Pastor, paasok din kayo. Baka gusto nyo magpatotoo, guys. Pwede rin. Mainit ngayon yung topic about kay Kiboloy. Ayan. Na ano nyo ba? Alam nyo ba na may ganon? Senate inquiry? Ako hindi eh. Makikinig lang ako ngayon kung ano meron eh. Ano ba meron? Ano ba yan? Kanina lang to, parang 8 hours ago. Basta this, ano lang, today lang. Parang yung kay, ano, Senyor Aguila. Mukhang sunod-sunod na to, ha? Yung mga kulto. Kulto, ako. Ano, ha? Baka sabihin nyo, oh, ano naman, pamimintang yan. A cult, eh, tingnan nyo muna yung definition ng cult. So, ayan, Dito Pakchi, sige. May sabihin ka. Unmute. Hello, yan. Owner of the universe daw. Oo. Sa naalala ko so, last na nakaraas. Medyo mas malakas siya sa atin. Tayo intergalactic. Oo nga eh, kaya lahat. Daw niya magpa-stop ng lindol. Stop! Oo. So, hindi ko alam na ganong kalaki pala tong samahan na to kasi hindi naman siya... Parang silent lang sila eh, no? Hindi katulad ng INC Catholic. Pero mas marami yata to. Hindi ko alam ang MCGI eh, kung ilan. Parang 100,000 ba ang active. So, hindi ko alam kung sino ang mas may yung ano ba tawag doon, mas maingay. MCGI namimigay ng ano, lugaw. Si Kingdom, wala akong ganong naririnig eh. No, parang may sarili silang ano, they're dwelling on their own earth, in his earth, parang ganun. Pero may central din sila. Like MCGI Central is was pala Apalit, ngayon ano na Davao. Basta na, Bataan. Bataan ba? Oh, tama. Tapos itong KJC is sa Davao. Ayan. So, hello kay Kuya Adel. Ay, umalis. She's unsatisfied. Ayan, good morning sa'yo dyan. So, since hindi nyo napanood, basa muna tayo sa Reddit. Baka gusto nyo bumate, bati muna kayo. Share ko lang to. Kapatid na Riddell. Good evening. Pasok ka bukas. Good evening, mga kapatid. Wala po. Kaya, ano, buti nakagising ko lang din. Yun. Pwede ako magpuyat ngayon. Napalitaan mo ba to? KJC? Hindi nga eh. Hindi rin? Hindi nga eh. Makikisabit ako. Alam mo naman, busy din ako eh. Sa'yo nga lang ako nanonood eh. Sa'yo pa lang, kulang na oras ko eh. Viewing. Pwede mag-viewing. Or ano. Unti-unti lang ang nood. Pwede yan.
Meron din tayo mga kapatid diyan sa kulungan. Nakakaabot tayo kung saan-saan, guys. Grabe. Totoo ba 'yan? Totoo 'yan. Yang ano, prison meron, ministry. Meron tayong prison ministry. May ba tayo. Oh, aba matindi. No. Eh ano 'yan? Intergalactic Ministry. Ayan. Mga aliens, aliens, ayan si Red Pill. Ay hindi, fake daw sabi ni Red Pill, fake. Si Selectable. Dito ako sa aliens. Gusto ko po doon. Oh, grabe. Pero si Kibbs, si Pastor Kibbs, idol ko to sa basketball eh. Eh, ang hawak niya, lahat, buong universe. Kaya niyang mga supernatural, ano, i-stop niya. Yung ABS-CBN, tinira siya. Pina-stop niya rin. Matindi. Eh, kaya lang, nagkaroon nga ng gantong hearing na bulgar yung mga nangyayari sa loob. Eh, ano pa lang naman to, ah? Alleged. Mga allegation lang. Hindi pa naman siya na-invite. Ah, hindi. Na-invite siya twice na yata. It's the third time. They're gonna serve subpoena daw. Hindi ko alam kung ano mangyari. So, exciting din to. Kung mapapanood nyo. Ah, naalala ko si ano, bro, si Pastor Kibbs yung sa ano, di ba, sa ABS-CBN din. Napatigil niya daw din yon. Oo. Eh ngayon, kung i-imbitahan siya ngayon sa ano, sa Senate hearing, naku, baka mamaya konti, mawala na Senate hearing natin. Ay, putya. Hindi, hindi. Kaya nga may ano ko, may warning, disclaimer na wala pang ano, hatol. Hearing pa lang. Kaya inayos ko yung title na to. Baka tayo pa-stopin ni Pastor. So, let's be ano fair as much as possible. So, ayan. So, eh, magbabasa lang naman tayo ng mga posts sa, okay, ano, sa Reddit. No? So, ito nga yung una. KJC/MCGI. Sino nakapanood ng news kanina about sa mga ex-members ni Pacquiao? With a P, ha? Pacquiao, ha? With a P. Sabi nila, pinagbabawalan daw sila na mga may katungkulan na manligaw at manood ng sine. Sounds familiar ba? Isa talaga sa palatandaan ng kulto yung pag-prohibit sa romantic relationship saka pananood ng sine. Tapos galit si Best kay Pacquiao. Eh, pareho lang naman sila. Narinig ko rin to, may nagpatotoo. Bawal nga daw manood ng sine. At pagka nahuli ka, bibigyan ka ng lashes. Alam niyo yung sa panahon ni ng Ehipto, binibigyan ng lashes. 10 lashes daw per moving na panood mo. Eh sabi nung nagpapatotoo, 10 daw yung napanood niya. So 60 lashes. At si Pastor daw ang mismong humahampas. Allegedly. Abuse po yun, ah. Abuse. Oo. Ano yun? Parang fraternity. Yung ano tawag doon? Initiation. Ay, hazing. DA. Ano tawag doon? DA. Di ba DA? Disciplinary action. Oo. Oh. Bilo mo 60. And yung paghampas daw sa kanya, di ba paghampas? Hindi ko alam kung saan hinampas eh. Yung second, third, yung mga sumusunod na hampas is the same location kung saan niya unang tinamaan. Hindi iba-ibang lugar, pwesto. Doon pa rin. So, ano talaga, mamamaga. Nagkulay talong yung ano yung hinampas niyang location. Grabe. Allegedly, ah, guys, ah, idol ko nga si Kibbs, ah, sabi ko sa inyo, naka 139 points yata to sa basketball. Kinakasihan talaga ng juice, di ba? And we don't know much about them kasi hindi man tayo naging member dyan. Kaya lang natin nababanggit kasi may similarity to sa MCGI. Ito na nga, dalawa na yung binanggit dito. Pinagbabawalan manligaw, mga kabataan, at bawal manood ng sine. Hindi ko sure kung okay na pa. Parang okay nang manood ng sine sa kanila ngayon. Pwede na ba? Sino bang may balita dyan? Parang pwede na eh. Meron na akong, may mga nagkwento eh, pwede na raw eh. Ayun, so, yun lang natin yung mga ano comments dito.
Mag-level up ka, set up ka ng firewall para sa internet tulad ng North Korea, China. Control the info, control the members. Basic sa cult, authoritarian government. Red pill, ano masabi mo dito? Unmute ka na nga. Gusto ko nang marinig boses mo eh. Totoo ba itong mga ganito? Government, ano? Authoritarian government. Kinokontrol nila yung info. Nagko-comment pala siya. The whole human society is a cult. Pambira. Totoo naman. Somehow, I believe that. Kasi kung ano yung finifeed sa mga tao, yun lang din yung iniisip mo eh. Diba? Yun yung nag-ano ng ideas mo. Uso yung ganito, makikiuso ka. Sinabi nila ganito. Maniniwala ka. So, may point ka, Red Pill. Pero maganda magsalita ka na. Ang bira ka. Dali na. Same lang modus ng mga kulto ukol sa control ng tao. Yes, kaya nga, eto, may mga abuses na nangyari. Sinend lang kasi sa akin to by chat, sabi, Brox, panoorin mo tong hearing. So, pinanood ko, nasa 2 hours siya, hindi ko nga natapos. Pero, yan nga. So, eto, Senate starts probe on alleged offenses of Apollo Kibuloy Church. So, kanina lang to. Ikaw ang susunod na lilitisin, Daniel, sa pag-exploit mo sa mga pobreng members ng iglesia ni Pambihira. Alam nyo, compared sa MCGI, okay pa ang MCGI eh, sa mga narinig ko ah. Kasi to may pagka-FLDS, kung napanood nyo yung Keep Sweet, ganun din. Yung bang nasa kwarto si Kibs, ang kwento kasi dun nung babae, merong assistant na babae rin na sabi, oh, sige, papasok ka ngayon tonight sa kwarto ni Pastor. Maglinis ka ng katawan mo, maligo ka, mag-toothbrush, tapos imamassage mo yung si Pastor. Yung paa muna ang minassage niya. And, tapos yun na. Tulog pa nga daw si Pastor eh. So, this is a privilege kasi hindi lahat nakakapag-massage kay Pastor. Pucha. Sugo. Anak ng Grabe Diyos. Grabe naman yan. Kaloka naman. Mm-hmm. Eh, ganun-ganun yung FLDS na story. So, pagpasok niya, teenager pa daw siya nun eh. So, confused na confused daw siya. Kung ba't siya nandun, anong gagawin niya? So, ayun, nung nagising na daw si Pastor, kinuwento niya in, grabe, in detail. Kung hinubaran siya, sinupsup pa daw yung ano niya. Ako, grabe. Nori niya. Ito yan, ha. Teka. Kalurky yan, ha. Kalurky. Oo, matindi. Ito, panorin niya sa ABS, ha. Itong video na to. Ito yung babae kasi. Yan. Mukhang maganda si sis eh. Ang ganda ni girl. Diba? Mm-hmm. Biro mong trauma yung inabot niya. Grabe. So, yun na nga. So, may nangyari sa kanila. And it's a privilege daw. Grabe yung brainwashing. So, after nun daw, umiyak na lang siya. Hindi niya daw alam kung ba't ganun. Irrelevant na kung tama or mali ang interpretation, meron at merong mauuto. Yung mga Bible believers na yan. Yun pa nga daw. May promise din sila na babalik na si Jesus. It's the same. Ayan. Kwedel, bati ka muna. Medyo seryoso itong usapan eh. Good evening. Napakinggan ko rin kanina yung Ano masabi mo? Grabe, no? Ang difference lang niya sa MCGI. Blatant lang yung sexual abuses. Sexual exploitation ng kay Kibuloy.
yun ang naobserbahan ko. Masyadong ano, ang daming sexual abuses na nangyari sa mga kababaihan nila. So, sa MCGI, wala naman tayong nabaltaan ganito. Ano bang meron sa MCGI? Di ba yung mga ano dati? Alam, bro, kasi hindi pa naman natin secure, di ba? Although merong isang kumanta na na-rape daw. Pero hindi rin natin confirm kung totoo nga. Pero ang point dito, ang nakikita ko is ano, hindi naman, I think naman na hindi blatant yung sexual abuse sa loob ng MCQ. Pero ang difference naman sa MCG ay mas matindi ang ano labor and financial exploitation naman. Yun ang nakikita kong difference nila dalawa. Carlos, naputol ka kanina. Sige. Hindi, sasabihin ko lang yung ano yung mga di ba lumabas sa atin dati noon mga lalaki na na-rape pero hindi in, ano naman din naman sa mismong puno. Yung mga nasa baba lang. Kay Puto. Si Puto. Oo. Yun yung natatanda. General Secretary. Yes. Okay. Yun na nga. Ayun, confirmed yun. Nandun tayo sa loob nun nung nangyari yun. Pinagsalita pa nila. And wala. Walang demandahan yun. Lat 13 ba yun? Yung ano? Yung umamin doon na umakit sa stage. Bukod 13, pa doon, meron pa yata eh. Parang ano, tinigil yata yun eh, yung ano na yun. Yung usapan na yun. Nimbestigahan mo na pero, paigil. Pero ano, hindi yung pastor mismo, hindi yung leader. Hindi yung leader. Yung ano. Oo. Pero, yung sa leader ba natin, Kebes, wala ano? Wala, si kuya, imposible. Hindi natin sigurado. Hindi pa rin naman natin sigurado eh, kung wala nga ba talaga. Wala lang kumakanta eh. Pero hindi natin sigurado rin, di ba? Pero ang sigurado kasi natin sa MCGI, ang palamak dyan, yung labor exploitation and financial exploitation, yun ang marami dyan sa MCGI. Super. Ito nga, kung napanood niyo yung hearing, meron din ganong kinikwento yung babae. Pre-labor din sa Davao. Tapos wala ring safety gears. Ganong ganti yung pagkakasabi eh. Tapos nahulog, namatay. Hindi ko alam kung ilan namatay, pero namatay yung mga nagpipintura yata. Grabe. Eh, naalala ko yung senior ni Nobody na picture. Yung walang safety gear din. Talagang kamay lang. So, ganun-ganun din. Ayan. So, tingnan natin. Gawa-galawang kulto talaga eh. Mm-mm. Nasa Pilipinas daw ito si Kibs. Hindi ko alam kung may invite nila to. Or... Eh, kaya lang kasi masyadong ano, sensationalist yung kay Kibuloy. Bukod sa si Kibuloy is ano, di ba? Pro Duterte yan. So, yung ano, yung mga tawag ito, abuses sa mga kababaihan sa human trafficking, medyo ano kasi yun, medyo maano yan eh, mas ano yan, mas madaling, mas catchy kasi yan sa mga senator, investigahan, lalo na kung si Kibuloy yung involved. Kung kapagkakataon na ng mga opposition yan na banatan si Kibuloy. Yung mga anti-Duterte dyan ng senator, kaya nandiyan ngayon yan yung investigasyon na yan. Yari si Kibuloy dyan. Correct. Nagsalita rin yung Amerikano na kumupkop dun sa mga rape victims. Meron silang inner circle na tinatawag. Sa tinanong ni Lisa, ay Risa Hontiveros na ilan daw yung mga nandoon sa circle. Sabi nung babae, nasa 200 daw. Yun yung mga na-abuse doon.
200 po siya. Oo, oh, di malayo ganun. Tindi. Tama lang talaga namin. Pambis na lahat talaga yung ano. Kasi kung wala naman nangyari talaga, wala naman lalabas na ganito. Yung kung naninira lang. Kung may usok, may apoy, di ba? Sabi nila. Saka, ba't nila i-risk yung sarili nilang lumantad kung hindi sila na-traumatize? Diba? Ayun. Sabi ni Kurosaki, sa dami ng pera ni Kibuloy, sana nag-book na lang siya ng mga babae sa Pegasus para iwas anomalyang ganito. Iba yung ano eh, virgin eh. Iba yun. Mga teenage. Hindi, bulag na rin kasi yung mga yun. Alam mo na pagka nasa kapangyarihan ka, diba, akala mo lahat, ano mo na, control mo. Diba? Nabubulag ka na ng kapangyarihan. Yung si KDR. Bulag na rin sa kapangyarihan. Diba? Wala na siyang pake kung yung mga nagsisiali siya kung gano'ng nakatatagos sa iglesia. Basta siya, nandun sa posisyon niya. Na-enjoy niya yung kapangyarihan niya. Eh si Tibole, wala na rin pake yun sa ano, sa nangyayari. Kaya naging normal na sa kanya yung ano, routine niya na yun. Hindi niya akalain na masasalang siya sa ano, Senate hearing. Ayun. So kahit malakas to siya. Pero kung hindi siya siguro ano, pero kung hindi siya nag ano, hindi siya nagdidikit kay Duterte o hindi siya masyadong politically inclined, baka hindi sumingaw yan eh. Alam mo naman siyempre yung mga ano, pag politically motivated kasi yung mga banat mo, sa possibility na ano nila yan eh, paki-eleman nila or busisiin nila yung ano mo, yung mga whereabouts mo or company or organizations mo. Na yun ang nangyayari sa kanya mo. Yeah. Mm-hmm. Inuungkat tuloy yung mga baho niya mo. Grabe no. Parang si Warren Jeffs, madami na mga asawa. Meron din siyang tinatawag na spiritual wives. Si Kibbs. Nako, panoorin niyo hearing. Nagulat nga ako, spiritual wives. Ganong ganon yung kay Warren Jeffs. Sa, similarity sa FLDS talaga siya. Kasi ganyan din naman ang paniwala ng FLDS, di ba? Son of God din yun, di ba? Mm-hmm. Tsaka nag-predict din ng ano, ng pagbabalik ni Jesus, second coming of Christ. Oh, which hindi yeah, naman din nangyari. Kaya yung isa umalis. Mm-mm. Saka, eto lang, medyo matindi kasi pinagbebenta ng mga bahay at lupa. And pinapalipat na sa Central, sa Davao. Ganon din FLDS eh. Di ba? Pinalipat dun sa ano? San ba yan? Sa Texas ba yan? Pareho. Pucha. Tapos meron din silang TV station, SMNI. So tayo rin meron yung TV. The best naman, di naman sa dumating sa point na ano, ibenta yung ari-arian mo property. Wala. Maso lang, hindi kaya ating kanyang ano, bumaba ng ubusan. Ubusan, ipangutang. Oo. Tsaka huwag ka nang ano, ka nang mangarap. 10 years na lang daw. Ayun, dun pa lang eh. Nagkamali na si Bess. Dapat umalis na sila. Diba? So, hindi pa tayo ganun kagrabe. Kung ano, rating ng pagka-cult. Hindi pa tayo ganun. Meron pa rin mababait talagang kapatid. Saka mga turo. Kaya lang binibrainwash nga. Ayan. Sabi ni Red Pill, sa Bible kasi, kaya pa ulit-ulit sinasabi, mga alipin ang naglilingkod sa Diyos. Kaya ayun, exploited mga tao, di nila alam ang totoong Diyos na sinasabing pinaglilingkuran nila ay eh, yung taong leader ng church. Yun na nga. Pag doon ka tumingin sa leader, aabuso.
son of God. Definitely it's a claim, 'di ba? Eh s'yempre sugo naman ng ano rin nila, pakilala. Si Best, 'di ba? Paano sila makapangaral kung di sila sinugo? So titingalain talaga. So tama talaga na dapat sa aral ka lang tumingin. Kung talagang gusto mo lang ng ano ah, ng religion. Huwag kang titingin sa ano, sa leader. Kaya lang hindi maiwasan eh, no? So, ganun din. Naging close si, ano, si Kib sa government officials. Si KD rin, ganun din ang ginagawa. Papa basketball, etc. So, sinasabi ng mga kapatid dito, sana daw maimbestigahan din si, ano, MCGI. I think hindi. Malabo, no? Tingin mo. Kasi nga, wala namang ganong abuses, sexually abused. No? Oo. Oh, hindi naman. Hindi. I think, no? I don't think, ano, kapatulan ng cellphone niya. At saka, irrelevant siya sa issues. Hindi naman siya, ano, yung talagang lantaran, ano, pro Duterte o pro PDM o pro yung talagang ano si ano kasi ngayon muli bias na ba? Bias kasi talaga lahat na lang ng ano lahat na lang ng ano ng news about kay Duterte puro PR na ng mga inilalabas niya. Para alam naman lahat na kaibigan talaga nito kaya physically buloy diba yung best friend mo kasi BFF yan sa Davao eh. Kaya ano yan relevant yung issue ng MCGI kung itatakal sa climate hearing saka so, I think may defense naman ng MCGI pag may nagreklamo palagi silang may defense baba free labor. Eh, volunteer eh. Ito, may kasulatan kami na volunteer ka. Hindi ka naman lang pinwersa, gano'n. May allowance ka naman. Tsaka ibang issue kasi yung ano, sexual abuses yung para sa mga labor exploitation lang. Pwede yung iba to yan sa dole lang. Diba? Yung sexual abuses kasi ito something, ano yun, mabigat kasi na issue yun. Especially yung isang leader na ano politically inclined. Saka yung media entity niya pro, obvious naman eh, pro-administration, pro-Duterte. Kaya chance na naman opposition niya para balikan si Pilo. Extreme talaga to. Itong kay JC. Kaya yung mga nasa Reddit na nangangarap na maimbestigan sa sana si KDR sa Senate eh malabo yan. Lalo na malakas na tayo ngayon sa government. Although same pattern. So kanya-kanya ng labasan na lang tayo. Save yourself na lang. 'Di ba? Traumatized yung isa, grabe yung babae, pumunta siyang US kasi daw yung time na hindi nangyari yung hula ni Kibbs na mag second coming na. Lumayas daw siya, pumunta siyang US. Hinabol pa rin siya ng mga KJC. Binigyan pa siya ng satellite para daw makapanood kay Kibbs. Nananahimik na siya doon. Hindi naman daw niya tinanggihan. So, pina-install niya yung satellite at nanood pa rin siya kay Kibbs. Parang kumbaga in-OJT. Ay, ano yun? ODT. Para magbalik loob. Bumalik siya. Napabalik siya. Pati yung asawa niyang Amerikano. Bumalik, pumunta ng Davao. Biro mo, naka-exit ka na.
Just when I was out, they pulled me back in. Yung quote sa ano, The Godfather. Grabe. Ayan. Yung mga bagong pasok, mag-unmute lang ha, guys. Red pill. Unmute ka lang ha. So, kanya-kanyang exit na lang, guys. Pero nga, minor lang yung mga offenses ng ano, compared dito ha, kay Kibs. Dahil wala namang tayong alam na ano, sexual abuses ng ito yun eh, yung babae. Ito, nasa abroad na siya eh. Pero tingin mo, anong tingin mo? Mas marami yung MCGA kaysa sa kay Kibuloy. Wala kasing ano eh, numbers eh. Parang sa'yo yata nagkaling yung ano, 100,000 lang active ng MCGI. 100? May nagsabi sa akin eh, oo. Yung active ah. I'm not sure. Ay, wala, hindi ko alam. Hindi ko ano. Active? Hmm. Pero in terms of ano, members ganun. Tingin mo mas marami ano, MCJ or Kibuloy? Hindi ko kasi nararamdaman ng ano eh Kibuloy. Kayo ba? Oo, may, hindi sila nag-iingay. Maingay lang siya sa ano eh no, sa media kasi no, dahil malakas yung SMNA niya tsaka niya politically inclined kaya medyo maingay. Pero in terms of mga chapter nila, parang wala akong masyadong nakikitang chapter nila. Mas feeling ko nga, mas marami pa yung JIL eh. Nakikita ko mas kalat yung JIL eh. Actually, pero hindi ko rin nararamdaman JIL eh. Pero in fairness, mas nakikita ko pa yung JIL sa mga ibang lugar. Pero kay Kibuloy, hindi. Wala ako nakikitang ano eh. Kaya tingin ko, hindi naman ganong karamihan yung member ng ano, Kibuloy. Pero ano, meron pang mga galing sa Ukraine daw. Hindi ko pa ganong na... Oh, okay, ibang bansa daw meron niya. Grabe. 'Di ba yung choir nila, mga foreigner? Mga half-breed siguro 'yon. Pag nakita ko yung SMNI dati, yung channel nila, yung choir eh, sabi ko, ang gaganda nito, mga chicks 'to ah. Yung pala yung K-Kibs. Ay nako. At least sa atin wala pang ganun. So we're not that ano, extreme. Although meron ding brainwashing na nangyari. Hindi ako, ang feel ko, ang assessment ko, when, in terms of sexual abuses, hindi gano'ng kablatant sa MCGI. Yung sexual abuses ng ano, ng mga leaders. Pero, in terms of labor and financial exploitation, tingin ko mas matindi yung MCGI. Gawang ko lang. Kada, ano, kada pagkakatipon, may, ano, may inahabol. Eh. Target. Wala yatang lokal na walang may utang. Eh. Ewan ko lang. Ah. Sa bagay, nakapagpatayo ng ano eh. Ang laki-laki ng KD Rock eh. Parang ganun din eh. Oo. Hindi, tsaka pagka in the past, kanina nga iniisip ko eh, yung i-compile yung mga naipatayo lahat nila ano best na KDR in the past 23 years or 20 years from ano from starting from Morong, di ba, going to ano Brazil, going back to ano to Philippines until kay KDR. Eh, ano yan eh? Billion yan eh. Tignan mo lang yung building ng Morong eh. Yung Morong building. Oo. Oh,
Eh, mahina-hina 50 milyones doon. Makapagpatayo ka ng gano'ng kalaking building. Buti pa ng 100 million yun. Although, morong pa lang yun. Pero, pero kung sabihin na natin hindi mo cash na na, ano, na ipatayo, of course, may mga, ano yan, mga free labor yan, di ba? Na-contribute. Pero still, imagine mo kung gano'n nahalaga ng ngayon nun. Di ba? Sa morong star pa lang yun, ha? Uh-huh. Wala pa yung ibang mga properties na bataan lang. Na dalawa yung lupa nila doon, di ba? Bataan. Parang... Oo. Ita-itare din yun. Yung sa Orani, tsaka meron pa isa yung sa Mania nila. Ita. Dalawa yun. Oo. Apalit pa. Apalit pa. Laki rin. Tagaytay pa. Diba? Para sa property pa lang yan. O pagdating mo ng Brazil, ay ang dami rin na ipatayo doon. Taang milyones din yun. Mahal doon sa ano, sa Tagaytay. May nag-invite sa akin, taga doon. Pupunta ako doon, ano, pagka okay yung sked. Papasok daw kami sa Tagaytay Highlands. Di ba exclusive yun? So, meron yatang card na binibigay, parang day pass. 3,500. Makapasok ka lang doon. Eh, since may kakilala, makakapasok daw ako. I-vlog natin yung ano. May address ka ba nung bahay? Meron, tingnan natin. Social yun, grabe. Ano ba yung mga sinabi sa akin doon? Meron daw sariling train doon eh. May train. May train ba doon? Oo. Nakalimutan ko yung mga sinabi. Parang may cart. Ano yung hanging cart? Yung sa abroad? Parang naka-zipline na cart. Ano tawag doon, sis? Unsatisfied. Alam mo matawag doon? May ganun daw doon eh. Sabi, nagulat ako eh. It's a whole new world. Tapos doon nakatira yung sugo. Baka bago lang yun. Sige. Pasyal natin. So, mayaman nga talaga. Elite. Tapos nangihingi pa. Tapos lahat daw ng sweldo binibigay. Ay, nako. Pag may fanatics dyan, ha, nakit lang kayo dito. Usap tayo dali. So, ito rin daw sa Reddit. Mabe, the same pattern ng mga religious fanatics. May nagtatanggol din. Eto, sabi. Puro kasi nungalingan. Ipakita mong script, dai. E di sana, dati pa nagreklamo ka na, ba't ngayon pa? The same comments ng mga fanatics. Yung nagtatanggol. Ay, nako. Hirap. Sinungaling ang witness. Ikinikwento niya nga na iyak-iyak sa pagay. Madali lang naman umarte. Pero, why would you risk it, diba? Parang ano, Brox, dito, lahat tayo sinungaling para sa mga kanila. Lahat na sinasabi natin dito, puro paninira. Diba? Ganun lang. Oo. Paninira kayo. Hindi naman makasagot pag sinabi mong, but alin ang paninira? Diba, Kuya Del? Wala naman silang sabi. Kaya Del, naninira ka daw, 6:45 daw, ba't maliwanag, no? Oo nga, mabira, meron pa rin ano yung 6:45? Ano yung 6:45? 6:45 kasi yung dineklara ng PNP, diba? Tinanong ako nung ano, sa comment, nung sa fanatic, anong oras daw nangyari yung ano, anong oras, 6:45? Kasi sabi ng PNP, 6:45 nangyari, di ba? Eh, sabi niya, bakit daw, ano, fake news daw yung post ko. Sa pala ko lang kasi, maliwanag yung nasa picture. Eh, kung 6:45, dapat madilim na raw, gano'n. Kasi so, tinanong niya ako, pag 6:45 ba, maliwanag o madilim?
Sabi ko, dito sa lugar ko, madilim na yan, ganyang oras. Eh, anong malay natin, di ba? Kung sa ibang parte ng lugar, eh, maliwanag pa yung ganong oras, di ba? Eh, pero palagay na natin na madilim na. Eh, bakit maliwanag yung nasa picture na ano, na yung sa Palakol issue, di ba? Eh, ano yun eh, bistagasyon yun ng ano eh, ng PNP. Eh, kung ang dineclare nung tinanungan nila, based on investigation, kasi dumating ang PNP ron, nung nireport sa kanila, 8 pass na eh. So, siyempre nagkakamusyon na ron, di ba? So, parang 8 pass na nakalagay dun sa spot report. So, kung nai-report sa kanila, 640, hindi naman kasalanan ng PNP yun, di ba? Pero regardless, kung mayroong lapses sa time, kasi there's a possibility kasi na nangyari. Kasi diba sabi, opening na nalangin daw, di ba? So, probably, opening prayer yon. So, mga alas 6 yun, may liwaliwanag pa yon, di ba? Tapos, may naka pag-picture agad nung may nakitang patay. Patay, di ba? Pero ang na-declare sa PNP, 6:45 p.m. na. So, ayaw maniwala nung ano, fake news daw yung picture. Adel, may tanong naman po ako dun sa comment nila sa iyo na ganun. Kung ganun po pala na sabi nila ay, kinaila po ba nilang sa lugar, sa Apalit talaga yun o hindi? Hindi po nila din. Hindi raw sa Apalit nangyari yun. May ano daw yun. Iconoconnect lang daw sa ano, sa MCGI. Grabe naman. Total denial. Inami na nga, diba? Nireport na ng mga mainstream media, diba? At may mga nagsabi sa MCGI kung paano nangyari, pati PNP, MCGI. Tapos bukod doon, inoconfirm din ng DDS Arnold, ng LBMR, na may palang-ulang nangyari. Si DS. Pakinggan na, si DS. Joke lang. Oh, diba? Tapos naghihigpit pa nga doon, diba? Dahil nga sa issue ng Palakol issue. Kasi itong si, ano, pangalan ito si Cabran. Cabran ba yan? Eh, nagko-comment na kayo daw, ano, fake news daw lahat yun na siya yung tama. Dapat pala kay Adel, pinarinig mo si, ano, sa comment niya kasi tinatag ka eh. Si DSR ang, ano, na DS Arnold ang pinli, ano, yung link, nilink mo sa kanya. Oh, sinag ko naman lahat ng link sa kanya, pati yung sa mga media, pati yung kay DS Arnold. Kaya tinatanong ko nga siya, ano, tama ba o mali si DS Arnold sa paniwala niya na, no? May palakulan sa MCGI compound. Hindi naman siya makasagot. Tama o mali. Kamusta na kaya si DS Arnold? Ayun, pinalak na ako eh. Oo, alam nga namang magsinungaling yung DS. Eh, meeting yun nila. May mga sama. Oo, servants meeting yun eh. Alam ka namang magsasara tayo na hindi nyo nalalaman, di ba? At makikita mo naman sa sinasabi niya, kinonfirm pang-araw ng security, di ba, ng Apalit na ang sabi ng security, isolated case lang yung nangyaring palakulan, di ba? Planado pa nga daw eh. Sa atin pa isinisisi, hirak ng teteng. Coach. Lamia 6:45 daw mega loto. Sabi ni ano ni Reg. Ang tanong, kahit sabihin na natin mali yung oras, 'di ba? O maliwanag yung doon. Ang tanong, kung may nangyari bang palakulan sa compound, 'di ba? Oo. Sabihin na natin mali yung oras, o ang tanong, o totoo ba o hindi yung nangyari ng palakulan? At ipakita niya, ipakita ng mga nagsasabing fake news na saan nangyari. Kung limbawa, dito to yung sa MCJ compound, o tanong, saan nangyari yon? Meron bang ibang ano, insidente ng palakulan noong October 8 to 2023 sa Apalit, aside from MCJ issues, di ba? Sabihin na natin, fake news na yun. Ilabas nila yung ibang insidente na may nangyaring palakulan. Mm. Saka
madedemanda yung mga news ano, news networks. Oo, na ni-report ko. Kitang-kita pa yung ano eh, yung video eh. Kaya nasa PNP nga kasi. Actually nga po, yung nag-forward sa akin yan, yung una ko nalaman yung Palakuna. Yung Fanatic na kapatid eh. Una nag-forward sa akin, Fanatic pa. Hanggang ngayon. Fanatic ka pa ba nun? Unsatisfied? Hindi na po. May ano, ano po kasi, nung namatay si ano, si Kate, si God Eli, hindi na, may doubt na ako eh. Pero nung ano po yun, pero nasa loob pa po yata ako nung lumabas yun. Ang nag-forward sa akin kapatid, Fanatic. Lumang kapatid. Mm-hmm. Saka kung ano, kung may lumabas ng balita, you come out and deny it. Hindi man sila lumabas eh. Correct. walang ano, walang inamin si KDR, pero wala rin siyang i-deny. Kumbaga sabi nga, sabi nga ng mga INC, di ba? Silent means yes. Yeah. Siyempre, malaking kasiraan yun na iglesia. Diba? Oh, linawin mo. Hindi mo nilinaw. Correct. Yun na yun. Palagay mo ba kung si KDR, eh, ano? Kung yan ay fake news, mananahimik ba si KDR? Diba? Sus. Posibleng hindi sila maglabas ng ano yan, official statement yan kung fake news yan, diba? Eh bakit di makapagsalita si KDR sa issue na yan? Alam nila kasi totoo eh. Ayaw lang nilang palakihin kasi yung issue. Correct. May comment dito. Masahin ko lang. Kaya pala umalis sa iglesia kasi may sarili-sarili palang aral o katha na gustong pakinggan. Sabi ni si Ramirez. Kalawang tumatoyo, 4-3. So, itong mga sinasabi natin dito, for the fanatics, naninira lang tayo. At kaya doon tayo umalis sa iglesia kasi. Ito yung comment sa ano eh, dun sa mga aliens. So, he's not parang open to. Parang kay Kibuloy na fans. Ganun din, o. Katha. Patunayan mo sa amin na katha lang. Diba? Ikaw nagkiklaim dyan eh. Okay, mag-usap kayo ni Red Pill. Ay hindi, ano pala si Red Pill? Fake daw lahat ng ano, pati Raw Society fake. Ano ka pa Red Pill? Nako, ayaw pa magsalita. So, it's the same pattern. Eh tayo naman, nag-observe lang, 'di ba? Wala nang masama mag meron naman tayong freedom of expression. And lahat naman to allegations pa lang. Guys ha, kanina ko pa inuulit. Allegations lang to. Baka pa-stopin ako ni Gibbs. Sabi ni Katarjian Plain, sana si Rason naman. We wish everyone well, no? Wala naman tayong gustong ano. Pero kung sila-sila magaganyan. Basta ako, hindi ako... Ano lang ako, ganto lang. Ikaw ba, Kuya Adel? Would you come out parang ganto sa hearing to testify? Kanino? Sa MCGI? Ah. Oh, hindi, I don't think kasi ano yun eh, makakarating sa ganyang issue yun eh. Hindi eh, no? Malabo. Di ako naniniwala. yung mga ano dyan, gigil sa Reddit na nangangarap na mapatawag sa hearing si Kenya. Napakalabo po niya. Ano. Kahit po yung sa labor? Hindi kakagatingan ng ano yan, ng tawag nito, ng Senate yan. Unang-una, mas ano kasi, mas blatant kasi yung issues ng mga sexual abuses and child abuses eh. Pag may mga involved na nag-ganon, yan.
mas kinaagat ng ano yan, ng Senate yan. At tingnan mo yung kay Kibuloy, bakit ba ano yan? Bakit pa hiniring yan? Tsaka at isa pa, kung halimbawa may political ano motivations yung isang organizations, mas binibigyan nila ng pansin yan. Alam mo naman yung mga senator, pumapatol din yan sa mga issues na magigain ng ano sa kanila eh, ng alam mo na, ng popularity. Yung mga ganyang galawan nila rin sa Contreras, ano din yan, may political ano din yan, motive din yan eh. Eh alam mo naman si Rey Santiveros, opposition yan eh. Galit na galit kay Duterte yan, di ba? Pwede siguro kay Adel kung mga tulpo-tulpo lang, no? Maaaring makapasok, no? Yun, tulpo-tulpo pwede yan. Oh. Pwedeng, ano, pero sa Senate, hindi pag-aaksaya ng panahon nila yan. I guess kung lumalala na yung situation, tsaka palang magkakaroon ng ganito. Yung, yun nga, nilalatigo na nga sila doon eh, sa kingdom eh. Hindi ko alam kung ano pinangahampas nila doon, pero may ganun na kasing... Pero kung mga labor exploitation o pinasa-exploitation, ano lang, i-refer lang sa Dolly yan. Hindi pag-aaksayahan ng Senado na investigahan yan. Hindi, saka nagbo-volunteer yung mga kapatid. Proud sila, UNTV sila, mga manggagawa, naging news anchor. Gusto nila yun eh. Mm, correct. Diba? So, malabo. Yung nagsabi na sana isunod daw yung MCGI. Malabo yan. Wala tayong concrete na evidence. Kung para... kung si KDR ay masyadong maingay sa politika, di ba? Maka BBN, tapos inaatake yung mga oppositions. Kaya baka patulan siya. magka-interest yung ibang mga senator na ano, na posisiin yung ano, yung MCGI. Ganun lang naman labanan sa politika eh. Saka maganda naman image ng MCGI eh, tingin nyo. Sa tingin ng mga tagalabas. Na tumutulong sila. Kasi nga may PR eh, may marketing eh. So willing victims yung mga tao doon. They don't know that they're being abused. Willing slaves, sabi ni Red Pill. Willing slaves. Diba? Pero it's the same, ano, parang pangako na buhay na walang hanggan, babait na si Kristo. So, baka may problem yung Bible. Yung source. Mas, ano pa eh, mas naniniwala pa akong may second coming si Kuya Talong. Nag-gets niyo ba yung joke ko? Ay, ba? Ay, nako. So, ay, nako. Red Rocks. Riddle. Kapit na Riddle. Nag-share nga ako para medyo ano. May naalala kasi akong ano, story sa ano, sa Bible. Yung tawag dito. Yung nangihingi yung mga Israelita kay Moses, kay Moses ba ng ano yung, or hindi ko na maalala kung kay Moses, yung hari, ay yung papanahon na yata ng Kings yun. Nangihingi siya sa mga prophet pala, kay Samuel na yata. Yung nagbago nag-start yung kingdom, yung pag ano, nagkaroon na ng hari yung Israel. Kasi nainggit sila sa mga ano, sa mga, yun nga, mga bansa na sa paligid nila na ano, na walang hari, na bakit walang hari sa Israel. Yung bago nag-start, yung first king nga, di ba, si Saul, ano, yung bago si David. Hiningi nila kay ano yata, Prophet Samuel yata, na ihingin daw sa Diyos na bigyan sila ng hari, mag-anoint ng hari para sa kanila, kasi nga yung mga lahat ng bansa may hari, sila wala. So, ang sagot ng ano, nung Panginoong Diyos doon, yung Ama, sabi sa kanila, hindi pa ba ako sapat bilang hari nyo? Yung parang ang sabi niya eh, ano eh, ang papahirapan lang kayo ng hari, yun nga,
kukunin lang yung mga dapat sa inyo, parang ganito. Eh hindi sila, papilit pa rin nila na gusto nila magkaroon ng hari. O di binigay nilo, binigay nung ama, sige, bigay mo yung hari, bigyan mo sila ng hari. At least, gusto nung tao yon. Parang ganun lang din sa panahon ngayon. Ano, yun nga yung mga lately pinag-uusapan natin na ikaw kung gusto mong mag-religion, magkaroon ka na lang ng personal, ano, di ba? So, babalik din dun eh. Kung marunong lang sana yung tao na magtiwala na lang dun sa Diyos at pinadala naman na siya ng hindi na natatapos na paghahari na parang priest. Kung naghanap ka ng priest na, no, si Christ na yun eh, yung pinadala. Kung matututo lang siya na hindi na umaasa na manghihingi ka pa ng leader na tao, hindi ka na ma-exploit na eh. Kung makikinig lang siya dun sa Diyos or ipapilit niya kasi gusto niya yun, nakikita. Gusto niya kasi lagi yung nakikita. Amen. Pero kung matututo lang siya yung sinasabi ni Christ na ianuhin mo yung Diyos ng by spirit and by truth. Yung hindi ka na nag-umaasa sa image lang na kailangan may tao lagi na magli-lead sa iyo, parang ganoon. Hindi pa ba sapat si yung nagpinadala bukod kay sa Ama, pinadala pa niya yung Panginoong Kristo. Hindi pa ba sapat 'yun sa iyo, parang ganoon. Para lang sa mga believers, parang ganoon. Mag-isip-isip lang na yung si God, gusto mo kasi lagi lang ano eh, meron kang leader, meron kang grupong inaaniban, parang ganoon. Yun lang, naalala ko lang kasi yung mga lately natin pinag-uusapan na tama nga, mas maganda, matuto lang sana yung mga believers na dun, dumirekta na. By spirit and by truth mo siya anuhin. Para hindi ka ma-exploit, hindi ka maloko ng kung sino-sino. Alam mo yun? Dumirekta ka na. Magiging unchurched ka na yan. Oo. Pag may church kasi na organization, kailangan may leader yon. Hmm. Parang ganun lang na para sa parang advice ko lang sa mga katulad ko pa na ano na believer pa ng believer God believer tsaka sa Panginoong Jesucristo. Para ano? Pero choice nyo pa rin 'yan. Sabi nga parang ano bigay na ni Lord, gusto mo ng hari? Sige, bigyan kita. Gusto mo ng leader? Bigyan kita. Pero 'wag mo isisisi in the end sa kanya. Kung bakit ka na ano? Kasi gusto mo lagi merong kang ano eh, yung nahawakan na leader, talagang physical, tao, ganyan. Eh, choice mo yan, tapos ibabalik mo sa kanya yung sisi. Parang ganun lang. Makasingit ako. Hindi ba lalabag yun kay ano, Brad Riddell doon sa ano, yung ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia? Kumbaga, meron pa rin tao na inilagay, mga guro. Ano yun, Brad, eh? Para sa akin, turo na ng tao kasi yun eh. Nilagay na si Christ eh. Si Pablo lang. Hindi na natatapos. Oo. si Pablo naman ano yun yung problema after ni Christ. Si Pablo kasi is pangangaral naman talaga siya. Pero binaluktot na naman ng mga believer na parang si Pablo ganyan. Hindi. Si Christ din naman yung sinasabi niya eh. Kaya lang babaluktotin. Doon ka na kay Christ. Ilan lang naman yung mga kung gusto mo makinig kay Christ lang. Di para yung para lang makaiwas ka dun sa mga ano sa tao lang eh dun sa Bible pakinggan mo lang yung mga salita niya, huwag mo pakinggan yung sino-sino nagsasalita dun na ano kasi actually yung mga apostol yung mga ano tawag dito pinalalakas lang nila naman yung sinabi rin ni ano eh ni Christ kaya lang yung iba, dahil nga prone sila for mistake pa rin dahil tao rin sila eh yun nga katulad yung sinabi na ano yung mga sinabi ni Paul na which is hindi naman niya si binibigay na utos, yung iba babaluktutin gagawin utos 'yan. Alam mo 'yun? Oo. Pero kung dumirekta ka doon sa dalawa na sa Ama sa which is sabi naman ng Ama doon sa New Testament nung Transfiguration, sabi niya pakinggan na si Kristo eh. Meron na nga isa oh. Meron na kang ganang hindi natatapos na kingdom or priest na ano eh andiyan na si Christ binigay na sa ano sa mga believers sa mga ano or actually hindi lang naman sa believer binigay na so nasa sayo na lang yun ng ano yun nga kung maghahanap ka pa rin ng gusto mo nahahawakan lagi eh may prone kang maloko kasi nga syempre tao yan may mga self interest parang ganun. So do we dismiss Paul? Sabi mo kasi, it's the same Christ na pinapangaran ni
pinapangaral ni Paul. Pero para sa akin, mga dinagdag siya eh. Eh hindi, para sa akin kasi yung iba yung pagkakain. Parang ganito, Brad, ano, Brooks, naalala mo yung plinay mo sa amin nung nakaraan na, alam mo yon, may pinilay kang sound na ano, na ano yung pagkakadinig nyo dyan? Naalala mo yung kay kami nila Brad Lone. Ah, si Lori. Oo, yung, di ba, parang ganun din sa akin yung Bible eh. Parang may pina, ano, magkakaiba kami ng naririnig eh, kahit kami mga ano, yung, ito yung pagkakaintindi mo, ito yung ganyan. Pero, di ba, eh, mahirap i-prove eh. Parang halimbawa, di ba, si Brad Lone, yung narinig niya, yun eh. Ako, ito naman din yung narinig ko, di ba? So, parang ganun lang yun eh. Eh, kaya lang iba, ipipilit kasi narinig nila. Kaso Brad Riddell, ang sa akin lang mahirap na isulat din kasi yung sinabi ni Kristo na ano eh, yumaong kayo at ano, turuan ninyo. May magtuturo. Yun ang oh, pwede naman. Wala naman, ano naman talaga, ituturo talaga. Pero ang ano, ang tayo, ako, bilang, yung ang sa akin kasi ang sinasabi ko, bilang dun sa mga isinishare ko to, bilang sa dun sa mga believer, may mga nagtuturo. Hindi naman sa ano eh. Pero, babalik ka pa rin sa aral na, which is my aral na huwag kang kumapit sa tao. Doon sa nagtuturo, huwag kang kakapit doon sa yung sa kanya magtitiwala. Doon ka sa Diyos. Huwag sa tao. Eh kaya lang kasi, yun nga choice nung ano, pipiliin mo, naliligaw ka kasi ano eh, pero kung magtitiwala ka doon sa salita ng Diyos na hindi pa ba ako sapat o nagbigay pa siya Panginoong Jesucristo, dalawa na sila. Eh hindi, naghahanap ka pa rin, 'di ba? Eh, choice na ng tao 'yon kung ano. Parang ano ko lang 'yo, kaya ako sinishare para dun sa mga believer na ano. Subukan mo na dumirekta na. Yung parang ina-advise din naman natin dito, 'di ba? Na kung gusto mo ng safe, yung kagaya sinasabi nila Brad Lone, eh mag-ano ka na lang, yung mag-self ano ka na lang dun sa ano, sa dalawa na 'yon na pakikinggan mo. Kung biblical ano ka, 'di ba? Dalawa na silang pakikinggan mo eh. Iwas ka doon sa ano kasi sa Bible kasi hindi lang naman yung salita nung dalawa nandoon, nandoon din yung mga malupit si ano diyan, lumalabas yung spirit ni ano diyan nung Ahas, nung ni Cain, na nakikita yan eh. Parang ganoon eh, yun yung na kung makikilala mo lang yung ano eh, yung spirit nung ano eh, nung mandaraya, parang ganoon. Hindi ka maliligaw. Okay naman yan. Sinare ko lang kasi yung mga late natin pinag-uusapan parang ganun. Para lang sa mga ano. Doon sa mga nag-i-stick pa sa God believing parang ganun. Eh, pwede ka lang makinig sa mga leaders. Pero mag-leech ka lang ng mga gandang aral. Mga ganun. Oh, mga ganun. Pag sinabing ka punta na kayo sa punta kayo sa Central Beta niyo yung bahay lupa niyo. Eh yun na yung ano, dapat mo itapon. Yun, pag sinabi magmahal lang kayo, then it's good, di ba? Go. Meron ako narinig, bro, kasi hindi ko lang alam kung saan. Eh. Basta sabi, malalaman mo daw ang ano, religion. Parang ang gusto niya ipunto, sige, mag-religion ka, pero huwag kang magbibigay ng pera dahil pag nagkaroon na ng pera yan, fake na yan. Parang ganun ang ano. Narinig ko lang naman. Kailangan kasi yung pera eh. Kung magtatayo ka ng something, religion. So, paano yun? Kanya-kanya. Hindi. Kung sino siguro yung gusto mamahala, di siya lang. Huwag siya abulo yan. I-preach niya lang. Ayun na. Sa mga, no money, no religion. Sabi ni Red. Yun, tama. Andito si Sadguru. Sadguru, salta ka nga. Sadguru, si Paul ba, ano? Inutusan ba ni Jesus? Mangaral? O ng Diyos? Anti-Paul to si Sadguru eh. Sadguru. Hello, brother. Maganda rin mga kapatid, no? Bisin pa rin yung ano ko, yung stand ko, mga kapatid. Yung Bible kasi ano yun eh. That is for the Hebrews. At para po talaga sa kanila yun.
at nangyari. Pero hindi ko naman sinasabing tama yung ano ko, no? Yung aking pananaw. Pero yun yung ano ko eh, yun yung pakiwari ko at meron akong napakinggan na gano'n nga. At inano ko naman, kumbaga inano ko naman na lahat ng side na pwedeng pakinggan. Napagtanto ko na talagang gano'n nga ang ano, para sa mga takip, mga Hebrew ang Biblia. At yung kanilang mga batas, yung kanilang mga kautusan, mga pag-aalay, etc. ay nakasulat yan sa ano? Nakasulat yan sa Biblia nga. At ang laban talaga diyan kung ugatin natin sa Biblia din. Laban yan talaga ng lahi. Actually si ang ating pambansang bayani ay meron siyang mga ano eh. Meron siyang mga hagis na pananalita patungkol diyan sa siya ay nagbasa din ng Bible, no? At na, ano niya na, nakuha niya na talagang laban ito ng mga lahi at sa panahon ngayon ang magiging kaaway natin actually yung geopolitical yung ano eh yung pinaka settings na ano eh ang pinaka ano eh na kahihinatnan ang ating kalaban ngayon na sa panahon ng mga Hebrews ang magiging kaaway ng mga Hebrews yung mga Japhethite. Tama. Yan talaga ang magiging ano nun. At lumalabas, hindi pa natatapos yung ano niya, yung alitan ng ano ng mga lahi niyan. Hindi pa tapos ang hindi pa natatapos. At yung mga Japhethite na yan, yung kung meron kasing libro ang mga Hebrews din na tumutukoy particular diyan sa ano eh diyan sa kung paano hinati ng Noah ang mundo according sa Bible ah ano yun eh yung libro ata na yun kung hindi ako nagkakamali ano eh hindi ko maalala kung anong libro yun basta merong libro na hindi isinali ng mga pare ng mga Romano particular hindi isinali yan na naging ang sa Biblia na dapat sana ay nandoon yun at kung halimbawa sana kung sana lang sinama yan yung libro na yun ay makikita doon na talagang hinati ni Noah yung mundo sa tatlo ng mga anak at yung napunta dito sa isa sa lugar na hindi mainit hindi malinig ang lahi ni Shem at yung lahi naman ni Ham sa may init na lugar at yung lahi ni Japhethite sa lahi naman sa lugar naman na malamig hindi lang siya alis ano yan eh so tuloy-tuloy yung ano na yan tuloy-tuloy yung awayan na yan ng mga lahi. Dati pa yung panahon pa nila Solomon, ganun ang ano eh, ganun ang kanilang cry nila ang kanilang kanilang itinatangis na parang masyado silang napit ng ano na yan ng lahi ng Japhethite. So yan naman ang tanong ko, do we need na I guess it's human nature na meron kang kakampihan. So dapat ba ano na lang? Humanism na lang, maging taon, makatao ka na lang. Wala ka nang para sa akin. Huwag ka na magbasa ng Bible. Para sa akin ganoon na lang. Mm. Jesus kasi hindi naman talaga hindi naman talaga religion yung ano eh. Yung Biblia eh. Ano yan eh? Istorya ng isang lahi yan eh. Istorya ng isang lahi at ginawang relihiyon naman. Mm. Yes, dapat ganoon lang maging good citizen lang tayo. Maging mabuting kaibigan tayo, mabuting kapitbahay, maging mabuting anak, maging mabuting ama,
etc. Maging mabuti tayong na tumitira sa universe na ito. Para sa akin na, para sa akin, ganun na lang. Dahil hindi naman talaga yung, ano eh, hindi naman ang Bible talaga ay ginawa ng reliyon ng ano ng marami eh. Pero ang Bible talaga is para sa mga Hebrew yun, istorya ng kanilang lahi. Ng kanilang lahi. Man-made. Ayan, si Riddle. Gary Riddle. Thank you. Agree ako doon sa ano, sasabi nyo, Brad Brooks, parehas na. Kung kaya nyo naman na hindi na kumapit sa Bible, na kaya nyong, hello? Sige, tuloy. Meron. Kung kaya nyo naman na, maging mabuti na hindi kumakapit sa kahit ano, sa sarili nyo na lang kayo, pwede yun, go ako doon. Agree ako sa inyo, pwede yun. Pero sa mga katulad nga namin na ano, parang ako, halimbawa, isa ako sa mga Bible believer pa rin. Sa akin kasi, sa buhay ko, parang ano eh, naramdam ko naman na mas nagiging mas mabuti ako pag nakikinig ako dun sa salita nung dalawa, nung mag-ama. Additional na yung mga halimbawa sila, Paul, additional na lang din sila. Pero mas nararamdaman ko na nagiging mas mabuti ako dun sa pakikinig ko sa mga advices nila para sa akin, kasi advice nila yun. Hindi naman nila sa akin pinibigay na parang utos. Hindi ko na siya naramdam na utos eh. Parang advice lang, ito yung gawin mo. Mas nagiging safe ako. So parang ganun nga. Sa inyo, kung ano yun, go ako ron. Agree ako doon, pwede rin. Kung mas magiging mas mabuti kayo nang walang biblical or nang Diyos, go. Walang ano sa akin yun. Sa paniniwala. Pero, kapag na Riddell, parang human nature din na merong silang sasambahin palagi. Ikaw ba, do you still worship God? Yan, yung worship term na yan, lately ko lang din na-discover. Paano ba yung worship na yan? May nakita lang din ako na, ano, alam mo naman yung paghahalukay ko na. Yung worship kasi parang isang meaning niya sa ano, yung parang ano, Brad, parang, ano yung isang ano yung parang natuwa ka doon sa ano, sa ginawa nung, or kung halimbawa sa tao, parang kiss yung ano niya, yung parang paano ba, hindi ko ma-explain yung ano niya masyado . Pero yung pagkakagets ko, hindi naman siya yung luluhod ka, yung ganun, yung parang natuwa ka or na-appreciate mo yung ginawa nung ano, ng kahit sa tao lang man yun or doon sa Diyos, parang alam mo yun, sa sobrang ano mo sa kanya, parang gusto mo lang siyang i-kiss or parang ano yun, yun yung term niya kasi nabasa ko yung parang yung kiss, yung parang ano, yung ano lang yun, sa sobrang tuwa mo dun sa whatever advice man yun or ano, hindi siya yung literal na sa tayo kasi pag narinig natin, sambahin mo yung Diyos, parang ganun, yung luhod, ganito, ganyan, worship, parang ganun, mag-awit ka, mag-ano ka, yung ganun, pero hindi siya literal na ganun na ano, yung parang yung ma-appreciate mo lang. Halimbawa, nagpasalamat ka, parang common sa tao na may ginawa siyang mabuti sa'yo. Yung parang, uy, thank you talaga, ganito, ganyan. Di ba? Yung parang, bawa, yung sa'yo, Brad, di ba? Lagi ko nagpapasalamat sa'yo kasi nga dito na nakilala ko kita, nakilala ko kayo dito. Hindi ko naman kayo sinasamba eh. Pero, di ba? Yung pagpapasalamat ko sa'yo, parang, di ba, kahit na ano, yun. Yun yung parang worship na yung nagiging term kasi nung iba sa word na worship pag binasa nila sa Bible. Pero kung hahukay nila yung meaning, I mean, pero yun, so, yung nakatatak sa atin. Naging grateful ka lang. Oo, yun. Yung parang ganun yung pinaka-meaning niya. Grateful, parang ganun. Hindi naman yung ano. Sige, Carlos. May tanong ako kay Brother Riddell. Siyempre, ang inaano ni Brother Riddell, di ba, yung sa Bible, kumbaga parang ano siya, ina-admire niya yung ano, yung God doon na kumbaga, ano siya doon? Panatag siya doon. Tama ba? Ganun ba, Brad Riddell? Oo, yun. Para sa akin kasi, no, Brad Carlos, no, tested kasi sa akin sa buhay ko na simula ito, sa edad ko na narating, tested ko yung salita niya. Nagwo-work sa akin. Ito tanong ko doon, follow-up question ko doon. Paano kung halimbawa lang na merong ibang libro bukod sa Bible na maganda rin yung ano, turo? Nagbabasa rin naman ako eh. Nagbabasa rin naman ako kagaya ng mga sinabi ng mga
previous din dito na ano, nagbabasa din naman ako. Hindi ko naman siya dinidisregard. Kasi nga yung learning kasi hindi lang naman sa Bible nga, katulad ng sabi ng ibang mga kapatid na rin dito, no. Hindi lang sa Bible. Real life, 'di ba? Nagkakataon lang kasi sa akin yung advice nila nangyayari din sa real life talaga. Yung ibig sabihin parang ganoon din naman eh. Mas matututo tayo, natututo pa rin tayo bukod sa ano, yung experience din. Eh. Nagkakataon lang na nagtutugma sa akin, kaya fit na fit sa akin, parang ganoon. At din sila rin naman nag-guide sa akin, hindi rin naman ako nailigaw, 'di ba? Pumasok din ako sa MCGI pero naramdaman ko pa rin yung pag-guide niya. Hindi naman niya ako nailigaw. Magaling nga si ano, parang ganito, pero natuwa ako kasi guided nila na para sa akin dahil nga na-expose ako doon sa salita, which is ako previous Catholic ako, 'di ba? Pero iniisip nila yung tayo, 'di ba, nung nandoon na tayo sa loob, parang napakadaling anuhin, mapapaniwala yung Catholic, pero depende 'yon kasi kung yung Catholic na 'yon ay Catholic lang na ano, eh ako kasi yung talagang nagbabasa na ako bago pa ako na. So hindi ako nailigaw kasi narinig ko na 'yung salita ni Kristo, narinig ko na 'yung salita ng Ama. May mga warning na sila bago pa ano. So naging safe 'yung pagpasok ko diyan at pag-exit ko. Ano, parang nagsuri lang talaga. Eh no na ano, exit ako nang safely lang din. Hindi, kaya ako lang naitanong 'yung ganun kasi I'm sure may ganyan din na mga ano, ibang pinaniniwalaan sila na ganyan din yung ano nila, parang paniniwala nila na bawa sa Muslim, doon sila panatag, doon nila nasumpungan yung ano, na para sa kanila totoo yun. Kasi yun yung nabasa nila, which is kabaliktaran naman sa nabasa mo yung Bible, yun din yung pinaniniwalaan mo at saka rin naman panatag. So same lang yung para sa... Hindi, yung ano, share ko dyan, Brad Carlos, ano, hindi na ako ano eh, sa, ayun nga, marami na akong pwedeng sabihin ng iba eh, sarili mong haka yun. Parang ganito, no? I agree yun. Na, ano na ako eh, parang yung sa Muslim, sa ganyan, totoong ano yan. Totoong ano pa rin yan, yung ibang paniniwala. Totoo pa rin sa akin yan. Bakit ka mo? Eh, nabasa ko rin naman na ano eh, lahat ng daan ay matuwid eh. Parang ganun din eh. So, hindi ko sila, no, para sa akin, kung ano yung ano nila, totoo pa rin yun. Parang ganito, no, Brad Carlos, no? Meron tayong... Para sa akin sa ngayon paniniwala ko, magkakapatid tayo sa Diyos. Nagkakataon lang na meron tayong magkakaibang paniniwala. Kaya lang ano, pero yun nga, kung pairali natin yung talagang pag-unawa sa kapwa, pag-ibig sa kapwa, eh katulad yan, ako hindi na ako ano, hayaan mo muna sila doon. Huwag tayong parang ganito, magkakaiba. Yung smaller ano niya, tayo bilang tayo magkakaiba, may kanya-kanya tayong ano. Pero pairali natin yung pag-ibig, yung pagrespeto sa kapwa, from the small na tao pa lang, kapwa-tao pa lang, ha, mai-apply din natin yan sa bigger na religion, di ba? Okay. Galing doon, maganda yung ano ni Brad. Ayan, welcome mo na si Brad Lone, si Toby, si Nobody Knows. So, good morning, Brox. Good morning. Hello. So for Kapit na Ridel, there's no need for a leader, 'di ba? Diretso na sa Diyos. Ang tanong ko naman, can you do good without worshiping any god? Or 'di ba nagpapasalamat tayo sa Diyos? Pwede ka ba magpasalamat na yung sayo lang, hindi ka nag-ano sa isang Diyos na utang na loob para sa kanya. Kasi yung mga atheists, pwede yan. Grateful din sila. Kahit wala silang Diyos. Pwede yun, di ba? Oo, pwede yan, Brad. Kasi naniniwala ako dun sa Diyos na sinasampalatayanan ko na hindi kayo usgan dahil hindi kayo naniniwala sa kanya. Parang ganito, di ba? Hindi siya yung nakilala natin na ipinakilala ng iba ng Diyos na, oh, di ka naniniwala sa akin, ganito gagawin ko sa'yo. Hindi yun. May mga misleading lang talaga na ano. Yung gusto mo na ano, na kahit hindi ka maniwala sa kanya, okay yun, Brad, hindi ako ano doon. Tiwala ako doon sa Diyos na sinasampalatayan ako na kahit na yan yung ano mo, yung napili mo, kung mas mapapabuti kang tao dahil sa hindi ka naniwala, okay lang yun. Yun nga eh, whether anuhin mo, yung pag-ibig kasi eh, parang ganito nga, di ba sabi, paano mo ibigin yung hindi mo nakikita, yung nakikita mo nga, hindi mo kayang ibigin, di ba? So hindi niya inaano yon, hindi niya na para sa akin
sundin mo na lang na ibigay mo yung nakikita mo kahit hindi naman ka naman naniniwala sa kanya, para mo na rin siyang inibig. Di ba? So kahit di ka naniniwala sa kanya. So ganun. Yung way mo is ano pa rin. Lahat ng daan ay maano pa rin sa kanya. Acceptable para sa akin. Doon sa Diyos na nakilala ko bilang ako lang na ano, na sa base sa experience ko. Nakikita ko na ngayon na ano, okay naman lahat. Nagkakataon lang yung tao, papilit niya na gusto, ito yung tama, ganyan. Kaya nagkakagulo. Pero kung di mo pipilit na, ano, na ikaw lang yung tama, eh, ano, yun, kaya nagkakagulo lang. Diba? Ayan. Shoutout muna kay director. Hello sa iyo dyan. Si Nobody, may sabi niya, kanina. So, pinag-uusapan kasi yung pagsamba. Ang tanong kasi dyan is, kung sasamba ka sa Diyos, paano ba yung dapat na pagsamba sa Diyos? Yun, I think yun yung dapat na itanong dyan eh. Kung sasamba ka sa Diyos, paano ka dapat sumamba sa Kanya? Dun sa paraang gusto niya, kailangan ka ba pumunta ng apalit at magtutuwad ka dun ng, ano, sa east para ikaw ay sumamba? Titayme. Magtitayme ka dun. Eh, sinabi rin naman si ni Kristo yun eh, kasi dapat ang guide mo dun. Ang guide mo dyan, kung Bible believer ka, is si Kristo. Doon sa sinabi ni Kristo, doon sa Juan, darating ang oras na sasambahin ng mga tunay na mananamba, Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ang Diyos sa Espiritu at ang mga sa Kanya yung nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. So, hindi na naghahanap si Kristo ng mananamba na pumunta dun sa templo para sumamba. Kahit saan ka nandun, pwede kang sumamba sa Diyos basta't sinasamba mo siya sa Espiritu at sa katotohanan. Alam naman natin yung katotohanan, alin yun, which is yung salita ng Diyos, yung salita ni Kristo, yung aral ni Kristo. So gawin mo yung aral ni Kristo, sumasamba ka na sa Diyos. Kaya kapag ginawa mo yung taliwas kay Kristo, ang sabi dun sa Efeso, na isang mapagsamba sa Diyos-Diyosan. So, nandun sa paggawa mo, hindi dun sa paraang gusto ng mga relihiyon na meron ngayon na magtututuwad ka, magtatataas ka ng kamay mo dyan. Hindi naman kailangan ipakita mo sa ibang tao yung pagsamba mo eh. Kasi sasambahin mo nga siya sa Espiritu eh, hindi nga nakikita yon. So, kailangan sambahin mo yung Diyos sa hindi nakikita, na ang Diyos lang yung nakakakita nun. Yun yung understanding ko dyan, kung magbabase ako doon sa sinabi ni Kristo. Eh, yung tanong ni Bruce, kung pwede ba yung magpasalamat ka na lang sa bahay? Di ba, ang sabi ni Besis, ako man ay paruroon. Diba yung kailangan eh, kailangan pumunta ka sa apalit para magpasalamat. Hindi mo ba pwedeng gawin yun sa bahay? Hindi mo ba pwedeng gawin yun sa isang kwarto at magpasalamat ka? Hindi ka ba pwedeng umawit ng papuri sa Diyos na ikaw lang ang nakakaalam? Eh, si Kristo nga, diba kapag mananalangin, ayaw nga niyang ipaalam eh. Pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong Ama sa lihim. E di ayaw ipakita, eh bakit pupunta ka pa dun? Yung sinabing ako man ay paroroon, yun ay yung panahon na may bayan ng Diyos, yung sa Jerusalem. Na talagang dumadayo talaga sila. Kailangan daw kasi nobody sa harapan ng buuniyang bayan. Pag wala ka sa apalit, nakatalikod ka na sa bayan. Kailangan daw talaga doon daw. Sa ano? Kalukuhan yun. Eh paano yung walang pera? Hindi na, wala na ang chance na makapagpasalamat yun. Yung mga nasa bundok, wala na ang chance na makapagsamba sa Diyos yun. Kalukuhan yun. Kaya ngayon sinasabi ni Kristo para lahat makasamba. Kahit saan ka nandun, pupwede kang sumamba. Saan nagkakatipo ng dalawa o tatlo sa aking pangalan, duroon ako sa gitna nila. Kailangan po bang pumunta na apalit? Oh.
So, ako, agree ako dun sa sinabi ni Brooks, you can do it at home. Mm-hmm. Love your family. Pakainin mo yung pamilya mo. Arugain mo yung pamilya mo. Pagsamba na sa Diyos yun. Yun. Kailangan daw kasi yun, kumbilid na nobody na masundin daw ang utos ni Apostol Pablo na huwag nating pabayaan ang pagkakatipon. Hindi paano ka daw makakapagkatipon kung mag-isa ka lang sa bahay. Kailangan daw talaga na nandun ka sa lokal para makita mo ang mga kapatid sa mukhaan pati ang taga-akay. Lalo niyang kinulong eh yung mga tao. Sino paniniwalaan ko, si Soriano o si Kristo? Sinabi ni Kristo eh, dalawa o tatlo lang eh. Mm-hmm. Eh kung ikaw lang talaga mag-isa, hindi ka ba pwede samahan ni Kristo? Kalukuhan naman yun. Pag mananalangin ka, kailangan dalawa o tatlo kayo. Kaya nga mananalangin ka sa lihim, papasok ka sa iyong silid. Para walang ibang nakakaalam. Ikaw lang at yung ama yung nakakaalam ng pag-uusapan nyo at yung hihilingin mo. Ang ganun lang. Common sense. Si Pablo, bakit kinukumpara, tignan mo no, ang ano nila, yung double standard nila dyan. Kung ano yung papabor sa kanila, yun na ang susundin nila. Pag hindi pabor sa kanila, hindi nila susundin. Cherry diba? Pick lang. Nagka-cherry pick sila eh. Kung ano lang yung papabor sa kanila. So wala na rin silang pinagkaiba sa INC. Ganon din sila. May ano yung ba? Aking ano doon. Meron bang yung aking point of view doon. Meron bang chance na nagkatipon si Kristo at saka yung mga apostol na kasama yung mga kapatid? Meron bang ulit na ganun? Hindi ko matandaan. Doon sa Mateo, yung nga yung sa 5 na nagkatipon sila doon sa bundok. Bundok ko. Yun, tapos yung din ata yung ano yung nagpakain siya ng marami tao tapos yung dumami yung isda tsaka yung tinapay hindi nauubos. Ano daw yun? Kuya Nobody, Bible exposition daw yun. Sabi ni Bes dati. Kaya nga sa Bible exposition nagpapakain, di ba? Pag may Bible expo, nagbibigay ng mga pagkain, ka mga bisita. Kasi kagaya daw yan nung ginawa ni Jesus Christ noon. Samantala ng teksto ay pinapakain ng mga tao. Ayun. Pagkakatipon pala yan. Ay, expo pala. So, kasi feeling ko may mga dinagdag si Pablo eh. Na hindi original ni kay Cristo. Meron siya mga dinagdag. Kaya nga nung ano eh, 'di ba yung nung ayaw niyang sumunod na tuliin yung mga Hentil. 'Di ba? So nakipag bargain siya sa mga apostol na wag na silang gambalain sa pagtutuli yung mga Hentil. Pagbili na lang 'di ba yung 4 man. Yung wag kumain ng dugo, binigti, hain siya. Actually, ang sinabi lang is magsiilag. Magsiilag daw. Yung word na ginamit is umiwas or magsiilag. So, I think Pablo is a perfect example na yung aral ay tinitailor fit niya sa panahon kung saan nandun siya. Kung saan siya nandun. Kasi tingnan mo, bakit walang pagbabawal ng walang aral dun sa mga binigti, mga hain sa Diyos-Diyosan sa Jerusalem, sa mga Hudyo. Eh kasi di naman talaga sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan eh. So, no need to implement that. Sa mga Hintil lang talaga, no? Sa mga Hintil. Pero sa mga Hintil, dahil sila'y nangahawa sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, so, tinuturuan muna sila na magsanay muna ng umilag. Tapos pag ano na sila, naalis na sila. Parang ano yun eh. Ano bang tawag natin yung Brad Lone? Yung parang, ginagamit natin yung term na yun eh. Yung parang, parang dinitoxify mo yung mind mo doon sa dati mong ano, teaching. Uh-huh. Parang,
parang inaano mo, may word tayong ginagamit dun eh, sa pundahan eh, nakalimutan ko yung word. Deprogramming, yun, tama. Dinideprogramming ni Pablo yung mga hentil. So bago niya aralan, kesa sa hindi niya madirektang madiprogram yung mga hentil na huwag nang sasamba sa Diyos-Diyosan, para magawa niya yon, kailangan niyang pailagin muna sa mga inihain sa Diyos-Diyosan. So yun ang start. Yeah. Oh, yun yung start. Para, kaya nga wala kang mababasa talaga na ano eh, na talagang totally bawal eh. Kaya nga nagkakagulo sa Corinto eh, kasi nakikita nila si Pablo kumakain. Natitisod sila. Kasi si Pablo, kahit kumain siya ng hain sa Diyos-Diyosan, hindi naman siya babalik, hindi naman siya sasamba sa Diyos-Diyosan. Pero yung sumasamba sa Diyos-Diyosan, pinailag, baka kung kakain uli, baka bumalik siya dun sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bumalik yung dating ano niya, ugali niya na sumasamba sa Diyos-Diyosan. So ganun siya, dinideprogram niya. So iba yung style ni Pablo sa mga hentil. Kaya nga, si Pablo, hindi siya nangangaral sa Israel. Pinagbawalan siya sa hentil ka lang. Nung ka lang mangangaral. Brad Nobody, naisip ko lang, does it mean ba na magiging valid din yung reason nung ano, nung halimbawa MCGI o nung panahon na ni Brad Daniel, kung baguhin niya yung aral ayon sa napapanahon na hindi naman katulad ng panahon ni Brad Eli? Si Pablo, yung pagbabago niya, nagpaalam siya sa mga elders. Sa mga elders. Pumunta siya sa Jerusalem eh. May basbas yun. Eh, ano yung basbas ni KD? Anong basbas ni Soriano? Di ba, ang natatanda ko, paano kung alba, sabi nila eh, inihabilin ika ni Brad. Inihabilin. Sa angin yung, di ba? Nahabilin. Yeah. Mga lusot na, ano, yung mga loophole na pwede nilang gamitin. Oh, tingnan mo, wala kang mababasa sa Biblia ang bawal uminom ng alak. Ay, sa mga sulat ni Pablo, wala siyang sinabing huwag kayong iinom ng alak. Bawal maglasing. Bawal maglasing. Iba yan. Kasi ang kultura doon sa panahon nila, yung pag-inom ng alak is somehow nakakatulong yun sa katawan nila. Huwag ka lang maglalasing. Yun yung billing. Sorry, kasi na ano ko, parang lulusot na lulusot yung ano, ano nila. Kasi tulad yan, bawal maglasing. Eh, kami ika nagsaserve lang. Halimbawa, walang naman yan. Yun na, yun na. Yun na. Diba? Okay. May mga follow-up na ganun mangyayari. Yung mga magbibase ka pa rin kung ano yung sinabing aral ni Kristo. Ikaw na nagtuturo na huwag kang magnakaw, nagnanakaw ka. Hindi pa rin sila makakalusot dun. So kung ipagbabawal mo yung alak, edi huwag ka dapat magbenta ng alak. Ngayon, kung magsaserve ka ng alak, dapat hindi mo pagbabawal ang alak. Maiintindihan kita. Pero kung ipagbabawal mo yung alak, tapos magtitinda ka ng alak, ay may problema tayo dun. Para po kasi naging kasangkapan sila eh. Oo. Naging kasangkapan sila ng kasamaan kung yun ang paniniwala nila. Baka naintindihan na to ni Bess nung pumunta siya sa Brazil. Kasi ganito, may nakausap akong nakapunta ng Brazil, tapos close siya sa royal family, as in kila Brad Eli. Tinanong ko, ba't nagtitinda ng alak? Sabi niya, bro, kasi iba yung culture sa Brazil. Ang alak, ang beer sa Brazil, normal na sa kanila yon. It's like everyday drink nila. At hindi sila umaabuso, hindi sila naglalasing doon. Kaya pumayag na rin si Bess dahil iba nga yung culture. Paano siya nakakasigurado walang umaabuso dun? Hindi daw ganun ang mga Brazilians. Kaya niya pinayagan. So, following that logic, ibig sabihin dun sa panahon ni Pablo, hindi sila ganun. Kaya pinagbawal yung paglalasing. Hindi, yung paglalasing nga lang ang bawal. Yun so, nagko-control na din naman daw ng mga Brazilians. Hindi daw sila naglalasing. Ang problema doon kasi is,
does that mean dito ang pag-inom ng beer is abnormal? Oo, ganun ang, kasi umaabuso daw yung mga Pinoy. Bote eh, ng, doon ba walang umaabuso? I don't think walang naglalasing doon. Ewan ko kay Sadiro. Imposible yun. Sadiro, may nalalasing ba doon? Ito, nakarating. May nalalasing. Pinagsusuka nga daw doon eh. Diniretsa mo naman ang tanong, bro. Mahahala ka. Ayun. Kung ano lang tingin niya? Baka ano lang, Brox, yung kung sa Brazil, iba yung mga ano, pinupunto ni Brad Nobody, yung buong mga taga-Brazil na hindi kapatid, na naglalasing, na sumusuka. Pero yung doon sa pinayagan ni Bes, baka naman doon lang sa part na yun ang bawal maglasing. Wala daw naglalasing. So, normal daw sa kanila ang beer. Ang tanong nga sa akin nung kapatid, nakarating ka na ba ibang bansa? Sabi ko, opo. O, dun ba sa pinuntahan mo, ang beer ba is normal lang sa kanila? Sabi ko, opo, sarap nga ng beer dun. O, exactly, ganun din daw sa Brazil. Parang tubig lang daw sa kanila yun. Kaya inalaw. Eh di, kung ganun pala Brocoli, ang argument nila, lumalabas si Bes pala ay napahinuho din pala sa mga ano, sa mga kultura ng tao, 'di ba? Yun yung kanyang nasabi na, halimbawa, yung kagaya dito sa Pilipinas, yung tinuturo niya yung about sa mga gayak ng babae, dapat mahaba yung palda. Ngayon kung merong dito merong nagrereklamo na, ay hindi naman ikay, hindi naman masama yang mag ano ka lang, ay magpantalong ka eh. Di sabi ni Bes noon, pagka, ano, pang, para pang bara niya doon sa mga ganun, dapat pag tayong papahinuhod kahit isang oras. Yung parang ano, hindi daw siya papayag na matalo siya ng norms ng society. Oo, kaya kahit na... Tsaka ano, talon yung sinasabi niya na ano, anong gusto niyo? Luluwagad ko. Ayun. Diba, yun nga. Yun sa nga Pinas lang yun. Luluwagad ko. Eh, pare-pare sa tayong ano. Ano ba yung pera mo? Ganun. Ganun ba yung sabi nga? So, para po pala ano, labas, no? Yung ano niya, yung sa decision, yung rules niya, parang demographic. Yung sumusunod siya sa demographic, kung ano yung rules sa lalabas. Per country. Eh, alimbawa po, kasi sa Pilipinas, September pa lang Christmas na. Sa ibang lugar, hindi. Dito, mag-celebrate sila ng Christmas, magmararamdaman mo yung Christmas. Ano na, December, mga second week na December, bago sila mag-up. So, since na sa Pilipinas po pala, eh, September pa lang, Christmas na, at ibang pagtingin ng Christmas, hindi pag-aalay. So, dapat i-allow niya na rin sa Pinas yun. Kasi kilala ang Pinas eh, sa early celebration, hindi naman pag-aalay ng ano eh. Diba po, parang ano eh, walang sense yung ganong, para sa akin ah, pwede, kung nasaan ka, aayong ka. Aminin na ni Bes na kaya niya pinahintulutan niya yan sa Brazil, hindi dadami ang miyembro doon kung i-implement niya yung aral na kagaya ng pagpapa-implement niya dito sa Pilipinas. Subukan niyang gawin yan doon, 100% ipa-iral niya doon. Tingnan ko lang kung may aanib doon. Ah, yeah. Oh, yun daw yung excuse niya. For me, it's an excuse eh. Kasi yung kausap ko, pro-best pa rin. Kaya hindi niya minasama. Oo nga, normal lang dito ang beer. Kaya nag-serve pa yung TP eh, ng beer, diba? Yung isa pa po excuse niya, yung sa mga ita naman. Di ba po, normal sa kanila yung magsuot ng gano'n, huwag na magpalda. Eh, ba't pinagbago nila ng damit? Yung mga kapatid na rin, gulo rin pa na rin. Magbahag na lang kayo pag kayo yung lokal. Ayan, si Spon. Sige, Spon. Wala rin palang pinag-iba yan dun sa ano. Yung mga kapatid na artista. Di ba? Tapos yung mga ordinaryong miyembro. Pag ano, nag-ahit lang ng kilay, papagalitan na. Tapos, pag artista. Ano, pag artistang kapatid, okay lang lahat. All the way. Di ba? Ito ba yung sa... Imagine ko yung mukha ni Spoon. Ba't ganda ba yung ano? Sino Bita? Para ako nahihirapan sa'yo eh. Oo nga, Rod Spoon. Sumadya ko. Ano mo, Nobita? Para ako yung kala ko si Doraemon. Doraemon pala. Ba't ba tayo sa ibang planeta, Doraemon?
Lagi pala kay Kuya Adel. Para, binisan natin. Ngayon, may inumaw ng kape. Napaso tuloy. Ay, mo kaya si Brad Lone, ano, natural na natural ang boses. Ayun na nga. Hi po, Brad Lone. Ang cute ng voice changer niya. Yan. Parang, voice changer ba yan? Di, parang iniipit lang yung ilong. Parang si Mangkulas. Mangkulas. Kasi Mangkulas, ano yan, yung voice changer yun, maganda. Hindi. Eh, hindi ba? Normal nyo. Normal ba? Nakita ko yun. Nagkita kami, di ba? Pinagawa ko yung boses. Inanan niya lang yung bibig niya, yung parang bungal. Yung... sabi, ang galing na to. So, bro, ang tanong dyan, so yung kapag nagdo-doktrina sila sa Brazil, hindi kumpleto yung doktrina doon. Hindi kagaya yung doktrina dito. May tinatanggal sila. May tinatago. Selective naman, siguro. Selective. Eh paano ano Brad Lone, kung ang ano sabihin ni Ibes yung silang namamali sa diwa, darating ka sa pagkaunawa, may tutol ka ba ika? Halimbawa, ito naman yung isang senaryo. Halimbawa, pasalamat ng buong kapatiran. Nagbiyahe yung mga kapatid from Brazil, yung mga Brasileros. Pumunta ng Pilipinas. Tapos pumunta sila sa nag-inuman sila dyan. Ano kaya mangyayari nun? Hindi kaya matitisod yung mga kapatid dito? Baka ipagbawal niya. Kasi matitisod yung mga Pinoy. So dapat nasa Brazil. hindi naman nila aabusuhin eh kasi following yung logic nila eh. Bibigla yung Pinoy sabihin na, pwede pala yan. Gagano'n agad. Demographic. Alam mo yung pag-abuso, kaya nga may pagtitiwala, kaya bahala na yung tao magdi-decision kung aabusuhin niya yan o hindi. Nasa tao na yan eh. Diba? Sige, pwede nang uminom, wag nyo lang abusuhin. Eh, pag may umabuso, o di suspindihin mo. Ano bang kinakatakot? Parang, it's really a control mechanism yung ginagawa nila. Hindi dahil gusto ka nilang sumunod sa doktrina. It's a form of control, mind controlling, yung ginagawa nila. So, kung may possibility nila, na uminom ka ng beer tapos malalasing ka, ba, nasarapan ka, nakalimang bote ka. So, hindi na mag-a-apply yung layuan ninyo ang bawat anyo na masama. Oo. Parang ganun na yung mangyayari. Anyo pa lang. Kung selective ka, di ano pa pinakaiba mo sa ibang reliyon kung selective ka rin? Di pahintulutan mo na rin manigarilyo yung mga taga-Brazil. Di naman nila abusuhin eh. Saka, tignan mo yung isang logic. Sinasabi mo, yung Pilipinas, yung pinili ng Diyos. Yung nasa hula. Yung nasa hula, yun yung mga taong dito na hindi marunong mag-control ng beer. Parang hindi ata tama yung pinili. Narito yung mga taong nandito lahat yung mga abusado. Tapos ito yung pipiliin. May mali. Ay, ito, may nag-message sa akin. Tol, bawal pa rin uminom ng alak mga Brasilero. Pinagbabawal pa rin sa mga kapatid. Iba tong sinasabi mo, Brad, yung nag-message sa akin. Doon sa nakausap kong probes na malapit sa royal family. Ang sabi niya. Iba daw yung culture doon. Baka may dalawang MCGI din dun. Oo. May MCGI pro beer at saka anti beer. Di ba sabi? Kahit ano bang sabihin nila, lumitaw na nagbebenta sila ng alak. Hindi na nila maitatanggi yan. Kahit ano pang pagtagong gawin nila, palusot ang gawin nila,
Hindi uubra yan. Pero, di ba, Kuya Nabadi, pero yun nga eh, yung sinasabi ni Bala ni Broccoli na, ano na pala talaga yung parang umo. In that way, umami na talaga sila doon na it is allowed na uminom para lang doon sa mga Brazilian. Pero nagtataka ka, walang alam ang mga Pilipino dito sa Pilipinas about that. Exactly. Tinago nila, kinunsil nila. So, alam din ni Bes talaga na ano yan, sablay yan. Kasi kung totoo yan, bakit niya kailangan itago sa mga Pilipino dito sa Pilipinas na mga kapatid, dito sa amin pala, ba, pwede dito ang beer, pwede dito sa amin, kasi culture dito eh. Bakit hindi niya sinabi sa mga kapatid sa Pilipinas na it takes, pupunta ka pa doon direkta at masaksihan mo pa doon mismo, saka ka makakapag-conclude na pwede pala sa kanila. So, ganun pa rin. Meron dapat yung sinasabi ko yan. Dapat nilinaw. Hindi mo naman alam, kagaya nung sa Area 52 na yun, di ba, ang nakapunta lang doon, selective lang din ang mga members, yung mga naka-arrive doon mismo sa place sa Brazil. Ngayon lang naman na-expose yan sa panahon nating ito, sa pangunguna ng kapatid na Broccoli, kapatid na Kuya Adel, ang ating mga taga-akay. Diba? Magbibili pa nga ako sa kanila, kunyari, sabi ni Bes, mga kapatid, may naliwanagan po ako, hindi po pala bawal ang alak. Basta't wag lang po tayo maglalasing. Oh, ayan. Ayan. Hindi, baka ano lang yun, bro. Baka, nobody, baka nandun na siguro sa ano yun. Nandun na siya sa ganung ano, ganung line of thinking na na papunta i, na siya. Ano yun na, o ipapahayag niya na yung unawa na yun. Nga so nga lang, namatay siya eh. Oo, tama. Unahan siya. Maaari. Nadali. Nag-try na siya, di ba? Inalaw niya 3% dati. 3%. Oo, nag-alaw na siya noon. Binali. Kaya nga, nagdalahan pa ng mga red wine yung mga kapatid nun sa Abalit eh. Tuwang-tuwa pa. May sabi nata si Rodolfo. Brad Rodolfo. Gandang gabi mga kasama. Good evening. Kasi dapat na dyan, total overall ng ano eh, doktrine eh. Yung bang akma sa Israel, akma sa Saudi Arabia. Kasi wala pa tayong kapatid na ano eh. Israelite eh. Yun na nga eh. Total overall yan, mga kapatid. Wala pa tayong kasi, member ng Jewish origin. Jewish, oo. Oh, dahil kasi ang huling gawain nasa ano eh, Israelite eh. Sila mag-pipinish ng ano eh. Gawain, oo. Oh. Gawain, no, mga kapatid. Wala. Tamang Brazil. Total overall talaga yan. Parang ano, parang yun sa sinasabi ng kapatid Broccoli. Parang lumalabas kung ganun ang gagawin sa MCGI na merong ano, merong sa each country na kung saan nandoon sila, merong adjustment na gagawin sa doktrina para mag-fit doon sa culture na kung saan nandoon sila. Eh bakit sa Brazil lang? Dapat dito rin sa Pilipinas, dapat doon din sa saan-saan ba, sa Middle East, doon sa lugar nila sis na sa Middle East, dapat i-fit na rin doon yung aral. Mm. Diba? Kasi tingnan mo, hirap-hirap yung mga member doon sa Middle East dahil doon sa pagsunod doon sa aral ng MCGI na halos na magutom ka na doon. So, kung ganun pala, ginawa ni Bes sa Brazil na in-adjust na yung aral para lang mag-fit sa culture ng Brazil, para fair, gawin na rin niya sa North America, sa Middle East, sa Hong Kong, sa Pilipinas, di ba? Eh, wala eh. Parang ano nga, cherry picking. At yung sinasabi nga, Broccoli, si Bes, nagpapalit siya ng aral, depende sa kanyang mood, sa kanyang trip or mood, o kung ano, just kung naman that time. Oo, ganun. Mood, depende sa mood niya. Siguro, yung pag-stay niya doon na matagal, it affected him. Kasi ito, sabi ni, may nag-message sa akin, hindi totoo yan. Merong Brasilero, pag nalalasing, nagiging wild. Kaparehas din dito, kaya lang, oo nga, parang normal lang sa kalsada, umiinom habang naglalakad. Hindi ka huhulihin, pero effect ganon din sa atin, nagiging wild. So, exactly. Tao, pareho lang naman tayong tao eh. Oo. Effect sa atin.
Buti sana kung meron na rin na anib ng mga alien mga nasa pangkalawakan, Rolly. Bagay, intergalactic. Oo, kaya nga si Brad Nobody, ATP, tagapangasiwang pangkalawakan. Kasi meron na rin pala tayo, Rolly, ng mga kaanib na interdimensional na, Rolly. Meron na rin yan eh. Kasi diba sabi ni Bes dati, sa tuwing nangangaral ang mga ngaral, ang mga anghel daw ay nakatnood sa kanya o nakatanggod sa kanya. Diba yun yung sabi ni Bes dati? O sa panahon natin ito, kapatid na Kuya Adel, sa pangangaral ng kapatid na Brocoli at kapatid na Kuya Adel Solano Pason at kapatid na Nobody, meron ding nakatingin sa atin ng mga alien sa ibang planeta. Sa kanilang dimension. Ganun din sa atin. O, alien ba ang anghel? Ba, pwede rin. Pwede makonsider kasi yun nga yung sinasabi ng mga ancient aliens. Eh. Yung sa ancient aliens na palabas sa History Channel, lumalabas sa kanila yung mga angel appearance sa Old Testament. Mga ano pala yun? Angels pala, mga alien pala yun? O iba lang yung interpretation o basa ng mga unang tao. Oh. So kung sa panahon natin ito ay, Kuya Adel, ay... mag ano din tayo, MCGI, Members Chop Suey Gulay Intergalactic, eh ang membership natin hindi lang pang mundo kundi pang ibang planeta na rin at interdimensional na rin. Babasahin na rin natin yung ano, the Enoch. O yun, ganun. Naka-monitor din sa atin mga anghel siguro. Oo, yun pala Bukoli. Oo, tama. Kaya nga dapat. Kumidlat din. Kumidlat. Tama yung sinasabi ni Bradlon. Kukulog. Kumulog. O, kumulog. Sa iba't ibang dako. Sana ma-invite ko yung ano. Kasi pang umaga daw siya eh. Available lang siya sa umaga. Sana ma-invite natin magsalita. Mag-voice changer na lang siya. Kasi really close siya kay Bes eh. Yun nga daw yung about sa beer. Iba daw yung culture. Kaya pinayagan. Godrocks, andyan na si ano. Selectable. Ayan na naman, alien na. Magdebate na kayo. O, game na ba? Red pill? Oh, red pill. Sige na. We can allot sometime. Abang maaga pa. Can you guys hear me? Yes. Can you guys hear me? Okay. Then, red pill. Tungkol dun sa culture ng pag-inom. Kasi dito sa States, eh, madami akong kilala ka na mga Christian religious people na lasinggero. Eh. May pastor pa nga akong kakilala na pastor ng mother-in-law ko sa Christian, ano nila, yung Light of the World pastor. Nagtatrabaho sa ano, liquor store. You know, nagbebenta ng alak. Pero, but he has to do it kasi kailangan niya ng magtrabaho dito. So, survival. Yeah, pastor pa yun. So, and then, yung mother-in-law ko, of course, ayaw niya rin, since she's a Christian, ayaw niya rin kaming yung father-in-law ko na umiinom, you know. But, yung pastor nila umiinom. So, ewan ko lang. Yun yung isa sa, parang napaka-hypocrite naman pag ganun ang trato ng isang religious person sa ibang tao. Mas napasama pa. Na Christian siya. Yeah. So maganda, agnostic ano ka, atheist, tapos umiinom ka, hindi ka sakop ng commandments. Walang hypocrisy. Madami akong workers o co-workers before, and then even naman dito sa iba-ibang mga lahi dito. Mga madaming African-Americans dito, mga, di lang African-Americans, and then mga ibang puti, ibang lahi. Mga grabe pa yung mga yun. Mga grabe yung Christian, yung ibang Christian, yung mga kumakanta pa sa churches, mga sumasamba pa ng mga kumakanta pa sila sa mga Sing for Joy, mga sa Jubilee nila. And then, pag nakita mo sa mga bar, sa mga club, nakikipag-away, kung makipagmurahan, mas grabe pa sa, ewan ko. So, and then, nag-church sila every Sunday. And then, yung family nila, grabe, no? So, iba-iba talaga eh. So, hindi porket, you know, Christian ka or sumasamba ka kung anong religious preference mo. Hindi ibig sabihin na mabait ka talaga. Nasa tao talaga yun.
with or without religion, kung mabait ka, mabait ka. Okay. So, ayun lang ang tinuturo ko rin sa mga anak ko. So, may question ako, bro. Meron ba dyan, nagpaparamdam ba dyan si Kiboloy? Apollo Kiboloy? Ano ba yun? Yung iglesia? Parang ganun? Ano ba yun? Hindi po. Kingdom of Jesus Christ siya. Kilala niyo po ba siya? Ang narinig-rinig ko yung ba yung nangi-scam na parang pastor ba yun? Opo, nangihingi sa mga bus. Hindi wala naman dito. Pero nabalita ako, parang meron nata siyang kaso dito eh. Parang yun lang nata na... Opo, pina-FBI yun eh. Yeah, parang meron siyang kaso eh. So, yun, isa yun sa mga... Meron madami din ano dito, mga ganyang pastor na... Meron nga lang ako nabasa sa Twitter ngayon na ano eh, nasa Yahoo, may pastor dito na nang scam ng 1.5 million or something dollars sa mga ano niya, followers niya. Ang excuse niya, sabi niya, ano, God told me na scamin kayo. So, God told me. Ayun. Nasa news ngayon yan, yung pastor yan. And then may mga ibang pastor dito na yung mga naka gold chain sila, and then private flight pa sila, hindi sila pupunta sa mga churches pag wala silang private plane, mga ganun-ganun, kailangan special accommodation. So malaking business ang religion dito sa States din. Isa sa pinakamalaking business ang religion dito sa States. Kasi hindi sila natataksan eh pag religion member ka dito. Hindi sila tinatakasan yung mga churches. Diyan pala naglalagi si Kiboloy kasi. Pero may extradition kasi diyan. So siguro pag gumrabi na yung ano, yung kaso niya, pupunta na siyang Brazil. Wala so, extradition. I mean, wala naman din ako problema sa religion. Maganda naman ang religion talaga. You know, kasi nagtuturo nga ng lesson, basically. So, you know, may kinakatakutan ng mga tao, may sinusunod. Pero at the same time, pag sumobra na yung paniniwala mo, nagiging parang kulto ka na eh. You know, imagine kung masyado ka nang naniniwala na may bumubulong sa'yo si Jesus Christ or kansino man si Buddha, si Allah. Habang natutulog ka, pakainin mo ng lason yung mga pamilya mo para magsama-sama tayo sa langit. Let's say masyado kang devoted, di ba? Oh yeah. Sama-sama tayo sa langit, sabi ni Jesus Christ, ni Allah, ni whoever God na nagsabi sa akin last night sa dream ko. You know? And then may istorya pa dito na may bata na 9 years old to 10 years old na babae. Namatay yung dad niya, Christian sila, buong ano, life nila talagang mag-asawa Christian, anak nila, pinalaki ng Christian. And then yung turo niya sa anak niya, yung dad na, you know, of course, when I die, well, I'll see you in heaven. Magkikita tayo. So don't worry. Pag namatay ako, we're gonna see each other in heaven. So nung namatay na yung dad niya, syempre, malungkot yung bata. Yung mommy, nagwo-worry kasi nga close sa daddy. And then next thing you know, nag-suicide yung bata. And then nag-iwan ng letter, I wanna be with dad. I love you so much. My gosh. So I'll see him in heaven. So... Yeah. Matindi. So yung mga ganong, alam mo, may mga ganong istorya na hindi natin alam kasi situation by situation. So kaya ako mas iniimply ko ngayon yung mental health ng mga anak ko. Kung, you know, mas iniimply ko sa kanila yung right and wrong, kung ano yung tama every situation, you know, paano nila handle. Mm. Mas importante. Mas practical. Mas practical talaga, mas logical. At saka kasi, di ba, hindi mo rin, minsan kahit naturuan mo yung mga anak mo, pag may mga barkada na yan, may impluensya na ng ibang you know, barkada. Especially dito sa States, iba-ibang cultures dito. Hindi mo nung may iwasang puro Pilipino lang kahangout na mga yan. Di ba? Siyempre, mga ibang lahi na rin ng mga kahangout yan, ibang cultures, may impluensya ng culture nila, you know. Like, so, man, hey, how come my friends, family are like this? You know, they don't like this. They're not like, you know? So, may influence yan. Mm.
Yung term ba na atheist, bro, dyan sa States, meron bang negative ano, connotation? Wala, pare. Wala naman kasi dito, hindi naman inaano talaga dito ang religion. Talagang tabo ang religion dito kahit sa work. Hindi mo pwedeng pag-usapan religion, mag-aaway kayo ng katrabaho mo, politics and religion. Yan ang talagang ang tabo dito. Like, walang katapusan. Oo, nagkakaaway-aaway dyan. So, kahit dito yung, di ba, nasa Silicon Valley kami. Ewan ko, narinig yung Silicon Valley sa Bay Area. Basically, nandito lahat yung mga companies, tech, Google, Yahoo, mga big tech, Facebook. Dito, pag CEO ka, hindi nila binibring up na religious sila. Kasi maapektuhan yung business nila. Nagigits. Naintindihan nyo? Parang, syempre, pag, let's say, may paniniwala. CEO ako ng company and then naniniwala ako sa ganito. Yung mga katrabaho or yung under me, yung iba, religion. So, may complicated, magkakaroon ng ano, komplikasyon sa business. Affected. So, kaya hindi, kaya walang nag-bring up ng religion dito ever. Business, kahit saan, sports. Sa amin, bro, kasi meron kaming maliit na call center. Yung mga agents namin, pag may kausap na Americans, sabi namin, huwag kayong magsasabi ng God bless sa dulo. Diba? Sige, bye na po, God bless. You don't say God bless kasi you don't know their belief naman. Mamaya ma-offend pa yun. Diba? Tama, totoo yun. Totoo yun. Kasi iba-iba naman yung Diyos dito. At saka mga atheists dito, mas madami pang alam sa quotes sa Bible yung mga atheists dito. Matatalino mga atheists dito. Talagang nag-aaral talaga. Mahirap makipag-debate sa atheists dito. Mga logical yung binabaka, tsaka may binabakapan talaga nila yung sinasabi nila. Meron talaga, nagre-research talaga mga atheists dito. Sila, ano, di ba? Sila Mark Zuckerberg, atheist. Kaya ngayon, dati yata, ewan ko na lang yan. So, parang, di ba, yung mga religious people gumagamit ng may-ari era 80s. You know, parang ganun. So, mahirap talaga pag inano mo yung religion sa, in general, sa buong buhay mo. Kaya hindi mo pwede talagang i-bring up ang religion kung religious person ka. You can't. Maybe keep it to yourself and then sa bahay, you know, sa family mo. Pero like, pag nasa labas ka na, bringing up yung religion dito. Gulit dito yan. Iba kasi dito sa Pinas, bro. Ano? Yeah, sa Pilipinas talaga, of course. Demonized. Really religious talaga mga tao sa Pilipinas. And then sa Philippines talaga, hindi ko naman sinasabing madaming, siguro, kailangan lang maging, ma-educate yung ibang Filipino. Kasi, madali naman maka-adapt mga Pilipino tsaka madali naman, matatalino naman mga Filipino, nakakagets naman kagad mga Filipino. Pero yung mga old school talaga na yung mga parents natin, mga ibang generation, yun siguro mahirap nang mabago yun eh. Pero look at our generation, yung mga bagong generation, Gen Z ngayon, mga bata ngayon, yung mga millennials na nga lang, yun, Gen Z na. Anong percentage ng mga yun ang mga religious ngayon? Na talaga sumusunod sa mga old school na religious na mga lolo nila, alam mo yun? Wala na, sa TikTok na yung mga yan. Iba na siguro yung mga digital na siguro yung mga Bible niya. Ewan ko kung siguro yung mga iba, dinadissect na rin yung mga, alam mo yun? Yung madami ng woke eh, di ba? Magka-question na nila, what? Jesus Christ? What? Magaganon-ganon na yung mga yan. Diba? Iba na yung takbo ng mga isip ng mga yan. Iba, ang tatawanan na lang. Diba? So, ayun yung in the future, ano na yung magiging katulad ba sila nila, pastor, ano, yung mga generation natin? Unless na pinalaki yun sa, let's say, na isang pamilya. Yun nga, puro Christian kayo sa buong pamilya.
maaga pa lang, nagdadasal na kayo, you know, anak mo, ganyan, ganyan. Ay, yung mga lumalaking, yung mga parang sheltered, alam mo yung nasa shed lang. So, pero, yung mga yun, you don't want your kids to live like that. Of course, you want them to be kids, you want them to have life. Pero, syempre, yung paniniwala mo rin, kung saan ka rin lumaki, yun, dituturo mo sa anak mo. So, yung gusto mo maging buhay, gusto mo maging buhay ng anak mo. Naging open na rin ang Pinas sa mga, kasi nandito na yung Pastafarian ni Sim. Alam mo yung Pastafarian, bro? Hindi rin. Ah, yung naniniwala sa Flying Spaghetti Monster. Na, mga 80s yun, pero ano. Yung batawag. Dumadami na rin sila. Libo-libo na rin. Kasi naging, yung word na 80s sa Pinas, naging ano siya, kinagamit na siya pang mock. Na, ano ka ba? 80s ka naman eh. Ha, ha, ha. See, yun ang problema eh. Insulto ba yun? Yeah. Well, yun yung problema, di ba? Pag talagang gusto ka nilang i-discredit, they're gonna make fun of you. Yun ang pinaka number one na pang-discredit sa'yo. Kikriticize ka muna. And then, pagtatawanan ka. And then, syempre, pag pinagtawanan ka na, wala na. Wala nang maniniwala sa'yo. So, normal lang yun sa mga tao. So, depende na sa'yo kung paano mo iti-take yun. Paano mo ngayon ipapaliwanag yung pagiging atheist mo or bakit ka naniniwala sa ganun bagay. Kasi I think communication lang talaga. Kaya nga sabi ko, madami siguro sa Pilipino na hindi nga na ito katuruan na ng ano, like, ng, you know, like logic. You know, kasi logic. Ano bang ano, so, dati, di ba, I mean, di ba pinagbabawal ang religion dati? Kasi nga, I think, sa mga ano, educated kasi mga parang na ano ng religion. Madaling ma-brainwash, of course, di ba? Of course, kung may kaya ka, may pinag-aralan ka, madami kang question. Di ba? Kasi nag-aral ka eh. Ngayon, kung naniniwala ka lang, mahirap ka, hindi ka nag-aral. Naniniwala ka lang sa sabi-sabi, of course, without verifying things, hindi ka magko-question na. No? Ngayon, kung nag-aral ka, nag-research ka, nag-educate, madami kang question. Diba? Hindi ko naman sinasabing lahat na mahihirap, lahat ng dinagaran, di naniniwala sa religion. Pero, parang, no, siguro, unang panahon, ganun. Diba? Like, oh, okay, mayayaman, huwag yan, huwag yung pakinggan niya mayayaman, you know, tayong mahihirap dito. No, mauupo ko kayo. Siyempre, mga mayayaman, may isip yung mga yun, magpo-question yan. Teka. Bakit ganyan? Bakit ganun? Bakit ganyan? Diba? So, yun din. Kailangan talaga, I think, education lang pagsasalita. And then, siguro, kung sino yung leader na mag-i-explain talaga, na maiintindihan talaga ng mga followers, I think, maliliwanagan yung ibang tao. I'm not saying na kalimutan ng religion. Ganda pa rin ang religion. Kasi, pero like, wag lang yung kumbaga, hindi kasya sa akin yung sapatos mo, wag mong ipilit sa akin. Correct. Sinama na kasi sa school curriculum yung religion. So, then, since hindi, nung bata tayo, hindi naman natin question yun, nakinig lang tayo, hindi tayo nagtas ng kamay. Kung ano na yung tinuro sa atin, hindi tayo. Hindi natin kino-question. Wala pa yung question doon. It will come afterwards. Sabi nga ni Conscious Kale, they thought atheism is satanism. Iba po, ang layo. Pag atheist ba, ano ba, ang sabi nila, kumakain daw ng baby. I eat babies for breakfast, sabi nila. Kahit nga yung satanism, eh, misinformed din. Hindi naman ganun yun. Madaming misinformed talaga sa faith. Madami talaga. Kasi kung ano lang talaga marinig nila sa narinig nila, minsan wala na nag-verify. You know? I mean, tayo, meron tayong Google, pwede tayong ipull mo yung kung ano man yung reference na sinabi nung anong debate nyo. Mapupull, eh, yung mga taga, okay. Yung mga taga, ano, kubo, yung mga taga, alam nila, yung mga less fortunate. Wala silang pag-verify noon. Wala silang, you know, hindi nila alam kung ano talaga yung totoo. Eh di, maniniwala na lang sila sa sabi-sabi nung iba.
Ngayon, yung mga may kaya na may mga access sa Google and pag-verify, of course, mag-question tayo. Eh, teka, teka, hindi naman ito sabi dito. Saka, they need hope kasi yung mga mahihirap, bro. Yep. Na-api sila dito. Yung mga nakakulong, di ba? Oo. Ayan, nagba-Bible-Bible sila. So, gusto nila ng justice after this life. Yan. Oh, yung isa pa yun. Yeah, yung of course, naniniwala sila na afterlife, pag nawala tayo dito, yun ang mangyayari. Parang makikita natin lahat ng mga nawala sa atin. Si kapatid na Riddell, sige. Ay, sorry. Bad Riddell, sige po. Unmute. Oh, may tanong kasi ako kay ano kay Selectable eh. Ngayon ko lang siya nakasabay talaga na. Brad, ewan ko naalala mo ko eh. Meron kasing time na ano eh na nandito ko tapos late ko na rin nabasa, replay ko na nabasa yung mga comment. Curious lang naman ako pero wala akong ano. Curious lang ako dun sa comment mo. Gusto ko lang marinig yung para maintindihan ko kung bakit ganun yung comment mo. Para lang ano. Curious lang ako. Kung naalala mo ko ah. Anong yung isang episode na kasi merong akong chiner tapos na late ko na nabasa may comment ka na. Parang ewan ko lang, parang hindi ko nga hindi mo na nonsense, parang ganun ba? Parang sabi mo nonsense yung. Hindi matandaan yun, Brad. Ang topic yata noon, Brad, ano eh. Ang nabanggit ko kasi may chiner lang doon sa yung about sa Bible din naman yun, yung sa pakikiapid, yung sa dugo, yung binigti, parang ganun. Yun yung naalala ko ano noon eh. Tapos nabasa ko yung comment mo, yung ano ano pa naman ako, yung isa rin ako sa ano eh, believe, gusto ko nga nandito ka eh. Believe kasi ako dun sa way of thinking mo. Pero curious lang ako kung saan galing yun. Yung ibig sabihin, pero may idea lang ako, kaya lang gusto ko marinig mismo sa iyo kung maalala mo pa yun. Ay, hindi ko na maalala. Ay, hindi na maalala. Ginawa ko kagabi. Ay, ayun lang. Yun yata yung first time. Hindi ko maalala. If you could just remind me. Yun lang kasi. Yun. Hindi, may ano lang naman yung ano mo doon. Kaya lang ang comment mo lang is yung parang hindi parang ano, parang yun nga, hindi nagkakaroon ng sense sa yung sinasabi ko. Yung parang nonsense yung ano ba yung sinasabi nito ni Riddell pag eh. Kasi late ko na nabasa. Sorry kung nasabi. Hindi, wala yun. Actually, naintindihan ko yun. Kasi ganito no, paliwanag ko kung bakit hindi mo rin talaga magigets yun. Parang ano kasi, dito kasi kami, ito ko, yung mayroon kami isang religious group na pasukan na common ground namin. So, nung time, yung the way na nag-explain ako, siguro ano yun, maligo naman din yun, na nakalimutan ko na hindi lang naman mga taga, yun nga, dun sa religion na group na yun, yung mga tao nandito. Eh, ikaw, di ba, naalala ko, katoliko ba, tama? Yeah. Oh, yun. So, doon na nag-make sense sa akin naman na sabi ko, ay, mali yata yung ano ko kasi nakalimutan ko na may mga ibang ano ron. Pero nagkataon lang na yung pagsasalita ko yun, kaya hindi maintindihan ng iba. Kasi parang language namin sa loob yun. Sila, yung mga galing sa same na religion na pinanggalingan namin, sila yung makakaintindi yung sinasabi ko. Kaya hindi mo rin kaagano. Kaya valid lang yun. Kung nag-gets ko yun. Hindi ako na-offend doon. Kaya lang, gusto ko lang, kung naalala mo lang sa akin yun, at least, valid naman yun. Mm-hmm. Yung naramdaman mo. So, kayo lang nakakaintindi nung. Oh, yun, parang ganoon, may language kami na ano na pares nga Tagalog nga yung usapan. Oh, sige. Kami na nakakaintindi. So, papasagot na si Selectable. So, ang question mo ay doon sa apat na bawal, dugo, binigti, pakikiapid. Ano pa isa? O tatlo lang 'yan. So, ang sabi ni Selectable, ano yung sabi niya? Parang ano, nonsense. Parang nonsense, hindi niya hindi nag-make sense sa kanya yung ano eh. Sige bro, anong hindi ko alam po ano yung context. Hindi niya nga maalala, kaya wala. Hindi kasi Bible verse 'yon. So, baka same kayo ng sinasabi ni Red Pill dito, it's pangkakahon. They're putting Christians in
in a box. So diba, kaya parang, nonsense. Yeah. Ina nga, 'di ba, pag may nagsalita kanina yung isa na parang kinokontrol nga talaga ng religion yung pag-iisip ng mga followers nila. And then dahil na rin siguro dun sa unang culture ng family nila before them, na-brainwash na rin sila. And then before them, na-brainwash na din sila, you know, before them. Talagang simula pa lang, yun na yung tinuro sa kanila. And now, naiba na yung line ng mga buhay ng, let's say, ng family ko, naiba na. Let's say, Catholic kami buong the whole time, we were Catholic sa family line namin, di ba? And then itong mga anak namin, napapansin namin hindi na, I mean, kailangan kasi mag-start din sa amin, di ba? As a parents, kailangan mag-start. Kami rin yung magtuturo sa kanila, oh, kailangan natin mag-church every Sunday. Pero nakikita nila kasi sa amin din na we can't be on church every Sunday. And we have to explain to them why. So naiba na rin yung pananaw nila. Bakit? Kasi kailangan namin magtrabaho. Naintindihan nila bakit hindi kami nag-gadasal lagi. Kasi busy kami sa trabaho. Nag-iba na yung mindset nila. So ngayon, instead na sila rin, nung magsisimba-simba na rin sila lagi, naiiba na rin yung mindset nila dahil nakikita na rin nila sa amin na kami, na lagi kami nagsisimba dati. And then, age of internet, madami ng information, yung mga katulad natin, nabubuksan ng isip. And then, yung mga anak natin, yung papasa na natin mga information sa anak natin, naiba na rin sila. And then yung generation nila, maiiba na rin. So, ang mangyayari ngayon, in the future, yung mga anak natin, baka i-demolish na nila yung religion, or madami na talaga magka-question. Ngayon pa lang, ang dami na magka-question sa religion, tayo mga edad natin. Yung mga generations pa ng mga Gen Z ngayon, mas ma-question yung mga yan. Nung 10 years old yung anak ko, nagtanong kung zombie ba si Jesus Christ yan, di ba? So, yung mga bata ngayon, curious. Ngayon, depende sa parents na kung paano nila ibibigay yung sagot. Right? Kunyari, ako, tinanong ako ng anak ko, Dad, namatay. Jesus came back after he died, 3 days after he died. I'd go, yeah. Kasi, you know, according to the Bible, that's why we celebrate Easter. So that's the easiest way na para explain ko lang sa 10 years old, di ba? So, yun, nag-question siya na, yun nga, kung zombie daw si Jesus Christ, and then, so, yun nga, dun pa lang, that time, dun pa lang sa akin nag-click na, pag sinabi mo sa bata na namatay ang isang tao and then nabuhay. Sa isip nila, nilibing, punta sa ospital. Kasi you can, hindi mo naman sa kanila ma-explain yung buong nangyari pa kay Jesus Christ. So, ngayon, yung ano pa yun? 10 years ago pa yun. So ngayon, yung generation natin ngayon na puro Fortnite, na puro League of Legends. Roblox. Mga logical na yung mga yun. Hindi, madami nang tatanong ngayon sa Bible pag tinuro na yun. Kailan huling sa mga nasa panel? Kailan sila nakakita na may matandang nagtuturo sa bata na nagba-Bible? And then yung batang yun talagang naging parang pastor. Meron siguro sa mga viral-viral yung mga batang ano, sa Ohio, sa Nebraska siguro, yung mga maliliit na town dito na talagang Christian town dito. Pero like, yung mga generation na ngayon, mga nagka-college, ano, mga bata ngayon, wala na tayo makikitang pinipersuade nila yung mga anak nilang mag-religious ano, eh, studies. Eh. May dito ano sa dito? Amerika nga, di ba? Sa Amerika, gusto nilang ibalik dati yung religion class dito. Pero ang daming umaayaw. Hindi mo pwede kasi doon dito. Eh.
di mo pwedeng i-force yung mga ibang pamilya sa pinaniniwalaan ng isang grupo. Madaming grupo dito. Mm. So ngayon, pag nalaman ngayon, kaya hindi namin binibring up yung mga religion sa trabaho, kasi nga, maapektuhan minsan yung relasyon namin sa trabaho. Pag nalaman na ganito si ano, Muslim siya, you know, maapektuhan yung maapektuhan yung the way we logically it would. Maapektuhan kung paano ka maiinis ka, you know, I mean, deep inside, kahit hindi, you know, yeah, madidivide talaga kayo. Brad Selectable, may ano ka ba? May page ka? Para ko sa ano kita. Meron ka ba? Wala eh. Ano lang eh, sa Instagram lang. IG? Makikita ko ba? Yeah. Sa Instagram. Oh, nagko-collect yata siya ng mga shoes ba? Yeah. Jordan. Ayun. Ang maganda lang talaga pare sa mga Filipino talaga. May ma-open sa ganitong usapan. Like kahit na yung may magsalita. May mag-educate talaga sa kanila. Magbigay ng information na talagang maintindihan nila kahit yung mga nasa kalye, maintindihan talaga nila. Mag-explain kahit yung mga nasa probinsya, kailangan maintindihan nila. Like every detail. Bible, nakakalito pa nga yung mga explanation sa Bible, brother. Kasi sa Bible, kailangan mong interpretin talaga on your own. Diba? Tsaka pinipili lang talaga yung mga gusto nila talagang pakinggan at saka ipamahagi or i-share sa followers nila. Talagang pinipili lang nila. May mga madaming okay, let's say na may masamang sinabi sa Bible. Ititwist nila yon into a good ano story. You know what I mean? Like, oh, kunyari, masama. May pinikte or minerate or may sinunog. They're gonna find a they're gonna interpret that, they're gonna twist that into parang magandang istorya, may lesson. You know what I mean? Pero in reality, may pinatay, may nirape, may tinorture. Mm-hmm. You know? So, pero sa Bible kasi talaga kailangan isipin ng mga tao talagang ano lang, libro na may mga magagandang aral. Yun lang. Ang magandang kunin. Magandang aral. Siguro may mga history rin. May party history like Noah's Ark. Siguro may Jesus Christ dati rin na tao pero hindi siguro you know, hindi tigutong Jesus Christ siguro pangalan o Yahweh or Joshua or Jehovah or whatever. Diba? Parang yung sinasabi mo dati na ano, yung tungkol sa ano, sa yung mga elites. Ikaw ba sabi nun? Yung hindi mo na malalaman ngayon kung alin yung totoo at saka yung ganun sa Bible. Yeah, so sana nga i-treat natin ang Bible. Hindi masama ang Bible. Parang good book nga, di ba, ang Bible? Maganda. May aral ang Bible and then siguro nga may history. Pero it's, sana huwag i-take na talagang word for word talaga na, oh, sabi sa Bible, ganito. Oo. Fundamentalist kasi yung ganun. Nasagot ba, ano, Brad Riddell? Nasagot ba yung tanong mo? Hindi niya nga maalala, di ba? Hindi ko maalala. Pero ang yun na, sinasabi ko lang. Hindi ko rin maalala yung ano, yung sinasabi ni Riddell eh. Hindi ko rin maalala. Hindi, ako naalala ko. Pero gets ko na na ang point lang is huwag tayo magpakahon. Sa... Yeah. Madami. Malaki ang mundo, Brad. Ang Filipino religious people na nasa Philippines. Iba, hindi pa nakakalabas sa bayan nila. Iba, hindi nakakalabas sa ibang bansa. Iba. So, talagang yung mindset nila, tribal, parang, kung ano lang, parang, nasa island lang, di ba? So, yun lang yung mindset nila. And then, syempre, I'm pretty sure pag may kinuha mo yung isang tao yan, nilagay mo sa Japan, may ibang culture na sa Japan. Oo, lapit lang sa Pinas. Ibang-iba na. Madaming matututunan yan. Oh, may ganito pala. And then, ilipat mo siya sa States. May makakausap ng mga African-Americans, mga puti, mga Italian. You know, mag-iba, you know, iba-ibang lahi yun, iba-ibang culture, iba-ibang religion yun.
China lang eh. Punta ka China. Ibang-iba. Oh, magbabago pananaw nun. So, magbabago pag-iisip, magbabago pananaw. Mai-influensya, basically. Maybe hindi magbago, pero of course, may influensya yung pag-iisip nun. Which makaka-affect ng decision niya, minsan. Wait lang, may comment si Red Pill, sabi niya. Catholicism ang pinaka heinous religion. Red Pill, andito na si Selectable, oh. Do you want to talk to him? Kasi Catholic siya. I can't blame him kung ganyan iniisip niya. Bakit mo nang sabing heinous, pinaka heinous dahil kasi nga dito may mga tinatay. May history sila na pedophile. Sinunog yata, nabuhay. Mga Inquisition matagal. Mga tinotorture. Yeah. Mm. Tsaka mga ano talaga sila ng mga bata. Ang mahihilig daw sila sa bata. So, yung mga, yeah, may mga ritual daw sila. May mga pictures na madaming mga paintings na mga old paintings na mga dinidepict yung mga bata lagi na nasa paintings nila. May mga batang nakahubad, may mga batang madami sa Catholic yan. Ewan ko kung ano eh, kung connected yan sa mga Jew. Kasi di ba nga, ang sabi, sa Hollywood, yung mga Jews doon, madaming mga pedophile sa Hollywood ngayon. Nababalitaan nyo ba yon? Mga Jews? Hindi po eh. Hindi, kasi nga may hawak sa Hollywood, mga Jew. Talaga. Mga powerful sa Hollywood, mga Jew. Mm. So ngayon, ang inaano nilang theory ngayon is, yun nga, Black since madaming nangyayaring pedophilia sa Hollywood. Yung mga ang alam star. Ko yung Illuminati ba yun? Di ba yun? Ang Illuminati, Brad, yung parang yun nga, yung mga elite na sila yung mga unang panahon na control behind the scenes. Eh. So yun ang sinasabing Illuminati dito. Meron din tinatawag dito sa states na deep state. Kumbaga yung second government. Oo, narinig yung deep state. Meron daw kasing balita dito na may government kami para sa tao. And then may government daw kami para makipag-deal sa UFO. So mga UAPs. Mga doomsday preppers yan eh. Yung second government daw ang nag-ayaw mag-disclosure. So yung first government, which is us, US, gusto nang i-disclose nga kung ano yung nangyayari behind the scenes. Yung second government ang ayaw mag-disclose. Ayaw nilang i-disclose kung ano man yung UFO. Hmm. So, ang mangyayari naman daw ngayon, kung hindi daw i-disclose ng mga second, kung sino man ayaw mag-disclose, mapipilitan ngayon yung mga may hawak talaga na talagang ayaw nilang ilabas dati, mapipilitan na silang ilabas. Like, ayun ang tinatawag nilang catastrophic disclosure. Kasi parang mapipilitan kaming ilabas yung mga hawak naming, kanyari, ako, tagal ko nang may matagal na ako nakakulong na alien dito, ayoko lang sabihin. Ilalabas ko na. So yung mga yun daw, hindi daw pinilit ng pag hindi na daw inamin ng government na dinisclose. Apo. Wait lang. Huwag muna tayong pumunta dyan. So, So you chose Catholicism kahit may mga gantong history ang Catholic Church. Why did you choose it? It wasn't my choice. Sabi ko sa bring up ko. Na-bring up ako. It wasn't my choice. Na-Catholic ako. And then sabi ko nga, di ba, syempre, parents ko, nagsisimba. And then, Catholic church, Catholic school ako. And then, nag-migrate na kami dito sa States. Nagsisimba pa rin kami every Sunday, you know. And then, nagkaroon ako ng work ng Sunday. Hindi na ako magsenda ng Sundays. So, you know, from there, naiintindihan naman siguro ni Jesus, naiintindihan ni God, na hindi na kami makapagsimba. And then, tinanong ng mga anak ko, yun na, in-explain ko sa kanya, bakit? And then, hanggang sa naliwanag, dami ko ng question, oh nga, no,
Mapapatawad naman pala ako. Bakit kailangan ko magsimbahin? Ayun na. Dami ko ng question. December 25, birthday pa talaga ni Jesus. Research nga ako. And then yun na. Ang dami ko nang natagpuan. Ang dami ko nang napunta na ako sa rabbit hole. Hanggang saan mapunta na ako sa Anunnaki. So, when you go to church, bro. Napunta na ako sa Anunnaki, bro. When you go to church, lumalaban ba yung loob mo pag may sinabi yung sasalita? Ay, mali ito. Parang may bell na nagre-ring sa'yo. No, alam mo, pare. It's wrong. Madami akong question dati pag nung nasa church ako. Parang hina... Yung parang... Huh? Yung mapapakunot noo ko na. Pero, so you're a closet? Na, you're a closet Catholic? Oo, parang... Parang hayaan ko na lang kasi parang... Ayun na nga. Parang baliwala, Brad. Pag wala, pag tapos nun, oh, let's say Sunday, right? Oh, simpa muna kami, Brad. Oh, sige. Tapos ano, no time football. Kasi every Sunday, oh, you eat out. Family time. Inom na. Pagtapos ng simba, oh, church muna kami. Okay, oh, sige. Saan tayo magkita? Sa bahay namin. Okay. Church, lahat yung mga nagsimba yun. May handaan, inom ang football. Inom na, lasing-lasing na. Oh, may mga trabaho pa kinabukasan yung mga yun. Pero galing kami sa church. Mm-hmm. But aren't so, you na, worried, bro, na yung mga kids mo? Kasi parang... They will parang, believe. Oh, like, no, so some of my my friends now are, you know, they're religious. They're very religious. And then... Inaano, kino-question na nila ako kung... tama pa yung pag-iisip ko. Kasi nga, pag, yun, like, pag, kino-question mo yung pag-against ka sa kanila, pag hindi ka agree sa gusto nila, isipin nila, sira ulo ka, or salbahe ka. You know? Hindi naman yun ang gusto ko mangyari. Gusto ko lang explain kung ano yung naiisip ko, ano yung mga question ko. Sinasabi nga nila, nanonood ko ba nung, kasi yan, kapapanood mo ng mga ancient aliens, hindi ko nanonood. No, I form my own opinion. I do my own research. and then, they came to find out na, oh yun, hindi pala pinag-uusapan nila kung ano man mga palabas dyan. Kasi ako nag-iniisip ko lang yun eh. Like, one, ako lang talaga nag-iisip, hindi ako nag, you know, like, oh nga, no, but nung unang panahon ba, like, billions of years ago, tayo lang nandito, and then, to find yun, ni-research ko, hinahanap ko yun. Oh, may mga ganun din pala mag-isip, you know? And then, nakita ko yung mga sagot, hindi. May mga talagang nagko-connect dun sa tablet, sa Sumerian tablet, sa mga nangyayari ngayon. Yung panahon ng Egypt, kay Jesus Christ, kung nasaan si Jesus, saan nag-aral si Jesus. Actually, yung Yahweh, yung Yahweh sa Philippines, sino yun? Si Jesus Christ ba sinabi? Tatay niya yun. Diba? Hindi si Jesus Christ mismo. Hindi po. Kasi ang nabasa ko is Yahweh is parang Jehovah is actually Yehovah, right? So Jehovah is German ata and then Yehovah comes from Yahweh. C-Y-H-W-H. So Yahweh. Yeah. So Yahweh, hindi si Yahweh is part ng anak ng God daw, half, di ba? Half God. Half God daw si Yahweh. O si Yahweh ba yung God? Si Yahweh po, God. Ano siya, minor God. Minor deity ng ano Israel. Pero hindi siya si Jesus Christ kasi parang then, parang yun ang lumalabas na si Yahweh is like hindi talaga Jesus Christ ang pangalan. Jesus, Yahweh, parang ganun daw eh. Si Kristo yata. Yahshua. Sige. Bro, so, Riddle, sige. Yung YHO, yung YHWH yung sinasabi rin ni Selectable naman. Kung Hebrew yan, dictionary, yung sinesearch natin palagi. Ano yan? Ang meaning yan is ano yan? Self-existent. Ginagamit yan din ng mga Hebrew sa parang ang translation sa atin yan, Lord or Panginoon. Parang ganito.
Yun yung word na YHWH. But he's pero not ang, Jesus Christ. Oh, pero yun nga kasi nagamit na ng iba sa ibang mga pangapangalan na. Pero ang literal ang meaning niya, isang meaning niya doon is self-existent. So naia-address sa iba-iba, pero hindi yun yung actually si Jesus Christ kasi ang pangalan niya is actually kapangalan niya yung Joshua after ko. After wala kasing J sa ano sa Hebrew, mm-hmm. It's Y. Wow. So kapangalan niya si Joshua which is by ano naman kung sinabi ka yung time kasi ni Moses sabi sa kanya pagkamatay niya may papadalang kapalik niya eh nagkataon naman din by ano Joshua yung sumunod pero actually pagdating sa New Testament kung i-search mo yung ano hindi Jesus yon parehas lang nung spelling ng parehas sila ng pangalan ng Joshua pinag-iiba nila yung ano pero parehas isa lang yung name nila nung Joshua at saka nung Jesus. Isa lang yun. Yun nga anak yung name nila. Oo. Nagkakataon lang na God. Ano siya? Messiah na Lord, nag-claim lang, nag-claim. I'm not sure if we have the same ano na tinupad niya yung hula for himself but he did not come from God. Tingin ko lang. So oh, yun nga. So yun. Yun yung mga nabasa ko and then may mga of course may mga YouTube videos and then Reddit and then Twitter so madaming mga nagko-connect kaya nga sabi ko lahat hindi mo dapat pinaniniwalaan lahat eh may mga fake talaga na naglalabas talaga ng mga fake information. So it's up to you to decide kung ano talaga kung ano yung sa tingin mo talaga na oh this makes sense, di ba? Mm-hmm. Kasi kailangan mag-make sense lahat eh. Like let's say pag may nakita akong lumilipad ba na parang pill dyan, maniniwala ka agad ako na UFO? Hindi, of course. Magdadalawang isip muna ako. Unless na bumukas, bumaba, kinamayan ako ng alien, talaga maniniwala ako. Yun. Pero kung, yung ganun. Pero, you know, kung nakasulat lang. Question ko pa rin. Oh, yung ano lang eh, yung term na self-existent. How can you exist on your own? Hindi ba dapat may gumawa rin sa'yo? Saan ka galing? Paano ka mag-self-exist? Sinong may sagot? Brad. Parang Brad, ikaw, self-existent ka naman. Actually, it's a ano yun, salita. Kaya lang, ang dating sa atin, pag sinabi self-existent, katulad dyan yung pinapaliwanag mo. Pero ikaw, halimbawa, self-existent ka naman. Nag-exist ka naman sa sarili mo. Hindi ka nga na yung halimbawa, kaya mo na nga, ano, di ba, yung, ano. Yun yung isang, ano, parang word kasi siya eh. Word eh. Hindi naman ayan ba yan? Oo. So everything is self-existent. Pag tinanga, oo, yun. Pwedeng, ano, pwedeng mo so it's not special. Yun. Oo. Pero syempre, di ba, sabi ko nga sa iyo, ginawang special din ng iba kasi. By word. Hindi, akala ko, nag-exist siya, na wala siyang pinanggalingan, everlasting. Hindi, kaya siguro ginamit doon yung mga unang gumamit ng Biblia. Kasi nga, self-existent eh, yung meaning niya eh. Sa Tagalog kasi, pag ginano ko yun, umiiral sa kanyang sarili. Pero kung iaano mo yun, tayo rin naman. Halimbawa, may mga tao, umiiral sa kanyang sarili. So, para ka na rin God. Kasi, hindi ka nga, yung halimbawa, yung mga hindi naniwala sa Diyos, self-existent pa rin sila kasi hindi sila lahat, naniniwala actually. Sa Diyos. Oh, yun, everything diba? Is self-existent. So, kasi that's a word. Hindi siya yung ginamit ng ibang religion na a name. Nag-gets mo yung ano. I don't get it. So naniniwala talaga kayo. So, sa evolution talaga, ang creationist ang pinaniniwalaan niyo ba? Or... naniniwala ko si Riddell, creationist to. Tama ba, Riddell? Hindi naman, ano lang yung parang di agree pa rin ako, gusto ko pa rin yung ano, gusto ko pa rin yung way of thinking ni Selectable. Ikaw, ako lang kasi meron lang kumbaga, parang sa akin no. Sa akin may kulang pagka ano, parang hindi ako, yun nga, feeling ko nga is I'm not better kung ako lang. Yung mga nasasabi ko sa inyo, hindi ko naman yun akin na natutunan eh. Parang, di ba, kung wala yung sinasabi yung nag-i-exist na Bible, wala rin ako sinasabi sa inyo. Parang ganun. Kung wala rin yung paniniwalang to,
hindi ako siguro hindi ako matututong, yun nga, sa akin ha, hindi ako matututong makisalamuha sa iba't ibang ano, kung nagpapakahon ako, di ba, Brad Brooks, sa pinanggalingan natin, kung nagpakahon ako dun sa aral, malamang hindi ako nakikipag-usap sa inyo, di ba? Apo, yung mga, tama. Diba? Pero hindi kasi ako kahon dun eh. Mas naniniwala ako dun sa mga salita nung yung pagka binasa mong Bible na ang nagsasalita yung Ama or yung Diyos, at saka mas magpo-focus ako dun sa salita nila, medyo ingat ako pagka iba na yung nagsasalita. Same thing nung nangyari sa pinanggalingan nating religion, nung or kahit sinong mga nangangaral, hindi ko kasi sila pinakikinggan yung explanation. Medyo sarado yung tenga ko ron. Pinakikinggan ko lang yung binabasa nila at hinihimay ko. Kaya medyo hindi ako na ano kaagad na iba. So kaya ako ganito, confident ako. Ako tatanungin niyo, umiinom pa rin ako ngayon kasi nga hindi kapit sa akin yung mga aral, di ba? Wala naman masama. As long pwede kang uminom, pwede kang manigarilyo, walang pumipigil sa'yo. It's your own life. You can do whatever you want. Basta huwag ka lang gagawa ng masama. Alam mo, anong masama, anong mabuti, anong hindi pwedeng gawin. That's it. Ginamit lang talaga kasi nung karamihan ang Biblia to manipulate people. Yun nga yung sinasabi nila. Brad Brooks, yun, personal ano nila. Pero yun nga, depende kasi sa atin eh. Kung sila, ginamit nila yun ng ano, eh, may mga iba naman na ako para sa iba-iba siguro ng reason. I'm sorry, iba-iba siguro ng reason. Maybe, iba nga, hope, wala na silang makausap, wala na silang matawagan, or, you know, crying for desperate na sila, na wala na silang, yun, kunyari, nasa kulungan ka, wala kang makausap doon, Bible lang na rin. Desperate na makausapin mo. In Bible, you know, iba-ibang reason. Parang naalala mo yung sinabi mo, Brad, selectable, naalala ko yung sinabi mo nung ano, nung first time mo yata nag-join dito. Naalala ko yun eh, kaya tumatak ka sa akin, sabi ko nga kay Brad Brooks kinabukasan, nagustuhan ko yun eh, pag-join mo nun. Yung alam mo yun, yung sinasabi mong there may above dito sa atin, merong nagko-control eh. Alam mo yun, yung hindi natin, ano, yung, gusto ko yun eh. Yung sinasabi mong, hindi siya ano ah, hindi yung God na sinasabi ko, hindi yun ah. Yung it's either niya, hindi natin alam kung sino yun. Mm-hmm. Pero yun nga, kung ang kung ano yung intention nila, yung pwede silang pwede nilang i-delete tayo, mga ganyan. Gustong gusto ko yun eh. Pero, ang, i-delete? Merong, ewan ko lang dyan sa Philippines ah. Alam mo, ewan ko lang sa Philippines kung ganyan din nangyayari dyan sa Philippines. Pero dito sa Amerika talaga, meron talagang nagko-control dito. Walang, no doubt may kumokontrol ka lang. Hindi nila tinuturo dito paano yumaman sa mga school dito. They don't teach you how to become a rich person. They're teaching you how to become a worker. Exactly. Kailangan nila ng workers dito. I mean, land of opportunities, yeah. Pwede mong mabili nga lahat. Pero, iba pa rin yung mga elite talaga. Mga trabahador pa rin kayo dito kahit na mga laki. They need people to work here. So, hindi ang tinuturo, mga tinuturo dito, wala talagang, ano, sa college ka lang, magbabayad ka pa. Kaya kailangan magbayad ka ng $100,000 or $500,000 para talaga matuto pa ng mga trades mo. So, pero pag yung high school dito, kaya, tuturo, ayan, na pwedeng magtrabaho ng McDonald's, and then after high school, you could go work na. Kahit saan, pwede na mag-apply after high school. Ay, yung pag-apply mo, hindi high school lang natutunan. Unless mag-college ka. You know, college, magbabayad ka dito. You know, maging doktor, lawyer. You know, yung matututo. Pero gusto nila talaga dito na mga trabahador lang sa Amerika. Kung someone's controlling dito. Ewan ko sa Pilipinas kung gano'n. Sa Pilipinas kasi mahirap kasi madami pa rin mahihirap sa Pilipinas. Madami pa rin. Third world country pa rin ang Pilipinas. Sa school mahirap. Pa lang, tinuturoan ka ng maging trabahador. Good employee. Sa Philippines, at anong ano, tinuturo sa atin para maging masaya na tayo, makontento tayo sa
sa kinalalagyan natin, you know, luluwas ng Manila, Maynila yung mga taga-provincia para ma-fulfill yung dreams nila, you know. Walang, mahirap talaga ang Philippines na maiahon until yung mga nasa pwesto talaga ang kikilos. Kasi kawawa naman talaga yung mga mahihirap na sa iba-ibang probinsya. Parang they should start nga talaga sa ano eh. I think they should start sa pinaka barangay tanod eh. Someone needs to be accountable. Simula sa barangay tanod or SK chairman or whatever. Someone needs to be accountable. Sinong boss nung mga yan di nagtatrabaho? Sinong boss nung barangay captain di nagtatrabaho? Sinong boss ni congressman di nagtatrabaho? Sinong boss ni senator di nagtatrabaho? Until magaling makapunta sa top. Hindi nagtatrabaho yung mga yan under sa ilatin. Sinesweldoan natin lahat yan. Hindi kaya ng isang leader. Tinry ni Duterte ang linisin eh. Nagpapatay niya yung ano. Order sa police. Kailangan may accountable pa lang doon pa lang sa barangay chairman, Brad. Eh. Sa barangay chairman, how many tanods under him or under her? Let's say 12. Since well done yung 12 na yun, di ba? They have to do their job. Kung ano man assigned sa job nila. So si barangay chairman needs to watch out for them. If they're not doing their job, then barangay chairman needs to be accountable for it. Who's barangay chairman's boss? Si councilman? Councilman, but ditong ano si barangay, hindi rin ginagawa ni councilman yung trabaho niya. Sino boss mo, councilman? Si congressman. Excuse me. And then from there, someone needs to be held accountable. Kaya si Tulfo, alam niya kung sino yung tinatawagan niya. He goes for the, he calls the right people. Kaya di ba nasosolve ka agad itul po yung mga problema kasi alam niya kung sino yung tawagan niya. Ganun sana magsimula rin yung government sa from barangay captain na sinusweldoan. May accountable dapat. Yun eh. Doon pa lang eh. Tignan natin kung di tumino yung mga yung gawin yung mga trabaho nila. Because they're getting paid for it, right? Di ba binabayaran ng mga anong ano yan? City hall yung mga yan. Apo. Pinasasweldoan. So, that means they have to do their job. Kung sino, ano ba ginagawa ng trabaho ng mga barangay tanod? Or, you know? Mm-hmm. So, they have to do their job. Someone needs to do their job. So, who's not doing their job? Tanggalin yan. And then, you know, simula pa. Nagkakaroon din ng corruption kasi underpaid. Okay. Ang dami under the table. So, kailangan nga may isaman. Kailangan may accountable talaga. Kailangan meron sisihin sinong under yan, kanino under yan, ba't sumuswelte yung mga yan. May sisisihin dyan, merong kailangan mag-start from the bottom. Reset. Kailangan may flood. Reset. So, si Red Pill, ba't hindi pa nagsasalita? Gusto ko nga yung mga sinasabi ni Red Pill sana. Yes. Everything is, ano daw, is brainwashing. Kahit daw mga atheist, brainwash din daw. Ano ba pinaglalaban ni Red Pill? Ewan ko. Ano ba siya? Against religion siya? Red Pill. Against UFO? Ano ba? Hindi siya naniniwala sa UFO? Na walang... Parang in some sort, parehas din sila bros ni ano, selectable eh, no? Hindi ko nga may tindihan ano ang pinaglalaban nito ni Red Pill. Umalis parehas na naman siya? Kami ng ano, nung sinasabi. Pero yung sinasabi niya na Project Bluebeam na fake alien, maybe, pero anong mapapalanga nung mga whistleblower? Na matagal ng mga, ano yun, credited sa office yung mga yun. Anong mapapalanga nila? Hello. Sige, Spoon. With regards dyan sa ano, sa pagtingin sa mga bansa, ano, napanood ko dun sa Two Guns ng ang bida ay si Mark Wahlberg at saka si Denzel Washington. May isang portion dun na sinabi niya dun sa Mexican na drug cartel na sabi niya, you are in a free world,
but you're not a free country. That means is it someone or corporation or anything na may mag-cover up, or is it under a new world country? Now, if you're, for example, if you're a third world country, you cannot be a second or first world. Kumbaga parang may pagdadaanan ka muna. Or for example, yung Philippines, they cannot allow to borrow in the World Bank. For example, meron lang limit. Parang ganun. Binuo na yung world na ganito ko lang dapat. You cannot be like this, or like, you cannot be like us. Parang ganun. Mm-hmm. Anong point? Ano so, tayo? Anong question mo? Yung kumbaga parang... Parang kung ang isang country na, for example, you have to, parang gusto mong baguhin ang isang bansa, parang hindi ganun kadali. So, mananatiling ganun yung pamamalakad doon, na even the smallest individual, hindi nila alam kung paano babaguhin. Kasi yung mismong sinusunod nila is ganun din ang kalagayan tungkol, katulad sa kanila, na hindi rin nila alam. So, susundin lang nila kung sino yung nakakataas sa kanila. Which is, kung sino pa yung nakakataasan sa kanila, is hawak din or controlled din siya ng mas mataas pa sa kanya, or hindi alam na, no, or is it controlled by other country or something like that. May mga, di ba, may mga sinasabi na, oy, hawak ka ng ganitong na hindi ka pwedeng maging katulad namin, parang ganun. Yeah, yun, kumbaga parang may yun nga, yung may second, like dito sa Amerika, parang meron pang chain of command. Oo, hindi, kasi nga mga gusto nang mag-disclose, mga senator na, mga congressmen, sila na yung mga highest elected official dito. Pero ni-reject pa rin sila. So ang tanong nila, sino ang nagre-reject sa amin? Eh kami yung gumagawa ng mga lawmakers, kami dito. Classified. Sino yung nagka-classified yan? Mga militar. Basically, mas mataas ang militar sa kanila dito sa Amerika. Military industrial complex is higher than our government. Mas importante ang militar dito. Ayun yung mga ayaw maglabas yung mga yun eh. Mga militar. Lagi sinasabi nila, classified. So, I guess, nag-mute ka, bro? We're trying to class, parang classified daw kasi nga para sa safety daw ng safety. Ayun, parang so mas mataas pa sa kanya. So yung mga senator, sino yung boss nyo? Sino yung boss na nagsasabi na classified yan? Kasi kami yung boss nung boss nyo eh. Diba? May nag-i-stop pa rin. Kaya gusto ngayon malaman ng mga senator na yun, sino yung nag-i-stop sa amin? Kami yung matataas dito. Mm-hmm. Eh, ang nagsasalita nga lang, puro mga military. Yung mga Air Force. Sila yung mga nagsasabi na hindi namin pwede sabihin. Yung boss nyo kami, boss ng boss nyo, yung mga general na yan. So, sino nga yun? Yun ang pinakwestiyon nyo yan. So, paano hindi ka magtataka na walang kumukontrol dito eh? Yung mga politician na nagtatanong. At kami, ano ba naman kami? Nagtatrabaho lang kami dito. So, ayun ang ano, meron talagang behind the scenes talaga sa buong mundo na hindi natin alam. Mm-hmm. Ginawa lang talaga tayo para magtrabaho yan. Nag-i-enjoy na tayo sa ganito, YouTube, sweldo. Yeah. But behind the scenes, madami. Yun lang nga. So, guys, we're gonna end in 2 minutes. So, by saying all this, we don't have control over our situation, no? So, parang kanya-kanya na lang din tayong just enjoy na lang, no? Just enjoy. Ayan ang sinasabi ko. Just enjoy your life. You never know what's gonna happen bukas. Pa-picture kayo lagi. Take a picture with someone.
So you never know kung last nyo nung magpa-picture yun sa tao. You know, I mean, like, just enjoy it. Spend time with your loved ones, diba? You know, correct. Yung mga maliliit na hindi naman issue, you know? I mean, of course, we're still humans. We have feelings. Sasaktan tayo, you know? Pero I think kung magko-concentrate na lang tayo, i-focus natin yung sa sarili natin, sa mga mahal natin sa buhay, I think magaganda buhay natin. You know? I think mas ayos na walang religion, wala kang hindi mo gusto yung patakaran ng isa, you know? Isipin mo na sarili mo sa pamilya mo. Paano kayo ilaman? Yeah. Yes. Agnostic to si Brad. Agnostic taste. Yun lang. Niwala pa rin sa alien, so. Oo, pwede naman yan. Yeah. We don't know. Alam, kasi kung ano yung paniniwalaan, hayaan nyo na lang, you know? Let them have their fun. Pag inugat mo kasi, bro. Ang pipilit kasi, and then they gonna look down on you dahil sa pinaniniwalaan. Ah, okay lang yun. Basta pagbalik ng aliens kasama ka. Sana nga maging maisip din nila na hindi naman lahat ng hindi naniniwala sa Diyos eh masama. Correct. Broccoli, broccoli. Pa. Hello, hello. Sige pa. Selectable, narinig niyo na po yung bricks yung bricks na mga bansa yun na binuo. Yes, yes, yes. Ganun, parang yung British something. Mga bansa yan. Mga bansa yan meeting na ng mga ano? Ano, bricks? Ano? Para pa. Bricks. Yung meeting ng mga ano yun, di ba? Mga meeting ng mga elite? Parang ganun. Mga bansa ng kinsang-sama, Brazil, Russia, India, China, mga ganyan. Yung parang gusto nilang pabagsakin yung dollar ata. Yes, diba? Yes. Talagang laban talaga ni geopolitics, no, world politics. At yan din ang nirurumbo talaga ng Biblia. Talaga ano yan laban lang ata. Yes, ang pangunahing ano nila pantapat yan sa dollar na naghahari sa mundo ito, yung Amerika, yeah. Particular. Pantapat nila. Ayan yung parang nagsama-sama yung ibang countries para pabagsakin yung dollars. Yes, parang maging less yung dollar. Ayan na tayo yung sinasabi ni Red Pill na yung one world order na magiging isa yung currency natin eh. Kasi pag gusto nilang pabagsakin yung mga kaaway at kalaban natin ng ano to eh, US kasi to eh. Ito mo, yes, Brazil, Russia, India, China. So, sa biblical, yung America at saka European country, mga Japhethite, at yung away na talagang sa Biblia na pattern, you know? So magkakaroon talaga ng away yan geopolitical ano yun, may ano talaga, may something ano na ano yun sa Biblia dito. Yes, ano yun, kung ano yun natin ang ano, kung ano ano yun talaga natin ang ano, yung tatlong magkakapatid na yan, ano yun, may lahi yan, lahi yan, at meron kasi libro na hindi naisal sa Biblia eh, na doon talaga kitang-kita na yung magkakapatid na yan, tatlong anak ni Noah, ay bandang huli yun mag-aaway, at ang pangunahing kaaway ng mga Ebreo is si Japhethite. Yun yung Amerika at saka mga Europeans, doon sila tumira sa malamig na lugar, something like in America or Europe. So meron talagang away yan. Dati pa sa panahon pa ng Panginoon si Kristo, actually ang mga nakatira sa Israel noon nung nabuhay ng mga Japhethite eh. Kaya ayaw nila na ang mga ano yung Japhethite kasi ano yun eh, yung counter ano yun eh,
Sabi ito. Mga Gentiles, yan. Actually, sa panupan ng mga, kagaya ni, ni Pablo, Gentiles yan eh. So, kung susundan natin yung ano, yung ano na yan, so ganun na talaga ang possible na mangyari. Nakikita na natin. Oh, and sa akin lang naman 'yun. Ang 'di ba nga ang sinasabi nga 10 years from now baka talunin na ng China ang Amerika. So 'yun oh, parang ganoon. No? Ayun ang nakakatakot pag nangyari 'yun. So, ang China at saka Russia talagang magkakampiyon eh. Masyadong ano ang ties ang ties nila masyadong malupit para hindi sila talaga papayag na mangibabaw tong Amerika, yung Russia China. Nagkakaisa yan eh. Ang next na ano diyan, ang next na pag-aaway niyan is ano na space program na. Kasi alam nila malaki na ang ano, ang susunod na business na diyan is space. Eh. So, ang tinitingnan na ng Russia, China, at ng US space program. Alam nilang malaking business na ang future sa space. So, kung sino yung makaunang pinaka-advanced space, they're gonna win the war. We're in the world war right now. Hindi lang natin na namamalayan ngayon. Pero world war na tayo ngayon. Hindi lang nag-e-escalate pa. But we're in a world war already. Kung napapansin niyo. Yes, yes, yes. Inaabangan na lang Amerika and then China. Pag yung dalawa nagsalpukan na yan. Kasi nagkakampiyan eh, kinakampiyan na ng China ang Russia. And then US kinakampiyan Ukraine. And then Palestine kinakampiyan ng China and then Israel kinakampiyan ng US. So, kampihan na yan. Next thing you know, America and then China na mag-aaral. World War na. Nagpa-practice na ngayon yan. Proxy war na nga yan, di ba? Pa-practice ng maglaban, pero it's through Russia war and Ukraine war, Israel, Iran. May panglaban ba ang North Korea? Nakita niyo army ng North Korea? Very organized. Ang Philippines ba ready sa ganyan? Hindi. What's the ang plans ng Philippines just in case wala. Mga ano lang. Mga mandurukot lang yung mga galing natin dito sa Pinas eh. may plano ba ang government ng Philippines just in case na war? Anong plano? Wala. Tinry ni Duterte'ng kumampi sa China. Eh tinaaway naman tayo ng China doon sa yung island. Anong island 'yan? Scarborough. So sa Amerika pa rin yata tayo allied. so meron shelter in place diyan just in case merong parang protocol na emergency protocol kayo just in case meron nuclear or parang wala naman ang sinasabi. Ang pang ano lang natin ay sarili nating katawan. Takbo. Panangga. Takbo na lang. Open target. I think they should start talking about that, discussing that, diba? May mag-bring up ninyo sa Senado. Ano pinag-uusapan ng lawmakers? Tungkol kay isang yeah, ano. Kay Buloy. Diba? Dapat ang mga lawmakers gumagawa ng law para sa kapakanan ng mga tao dyan. Kulang sa info. Siguro meron din, but hindi na ano sa mga tao. Baka mag-cause ng panic siguro. Ganun. 2023 na, Brad. You know, ang dami pa rin may hirap sa Pilipinas. Hindi nagbago. No, 2024 na. Sorry. Yeah, bro. So, sana magising talaga. Matatalino mga maabilidad ng mga Pilipinas. Alam mo ba dito sa States, hindi ko ba masasabing wala, pero bihira ang homeless na Pilipino dito. Mm-hmm. As in,
Masipag din kasi. Maabilidad ang Filipino dito. Lagay mo ang Filipino dito sa isang sitwasyon dito, uunlad yan. Kahit ilagay mo lang sa room for rent, maghanap ng trabaho yan. And then, marito mo, nakakotso na. And then, next thing yun, may bahay na. Kaya mga Filipinos dito. Kahit na mga, ano, like, hindi sila yung mga professionals na, you know, mga regular workers lang. Hindi sila yung mga magagandang trabaho. Mga magagandang mga buhay nila dito pag masipag ka. Kaya yung mga Filipinos dito, walang mga home. Walang mga namamalimos na Filipinos dito. Kahit saan ka pumuntang, ano, siguro sa mga malilit na LA, mga ganyan, mga dalawang Filipino, isa. Pero parang Filipinos dito talaga, magaganda mga ano, masisipag. Kumbaga. Lahat tatanggapin nila. So, sana ganun din ang mentality dyan. Ma-bring up din yung mentality ng mga Filipinos dito. Dyan sa Philippines. Kasi kaya naman eh. Hmm. Kung may pag-asa pa. Kung amazing wala, na. Ano? Eh, ang pag-asa lang. Ang pag-asa nga, dasal eh. Ayun ang, ano sa Philippines, dasal. Yung dasal. Yun na lang inaawakan nila eh. Dasal. Yan lang. Kung sasagot. Eh, eh sana. Ayun na nga. Eh, magdasal sila. Rock. Meron niya ako nakita bata nagdadasal eh. Ewan ko nakita mo na yon. Ang dasal niya eh, nung binidyo ng magulang, sabi, Lord, kung ako po ay payayamanin mo sa future, pwede po bang bumali ng 3 million? Sabi ng bata. Bumali. Ay, pahiningi ah. Bumali. Nagkapayamanin mo naman eh. For sure. Oh. Diba? You know, I mean, dasal is good for yourself siguro. For your own inner strength. Mm-hmm. Pero ano, eh, kailangan mo pa rin magtrabaho, kailangan mo pa rin tumulong sa iyo. Kailangan mo pa rin may kakilala, kailangan mo pa rin mag-apply. Pa rin niyo. Nasa sa money, money is ano. Nasa sa iyo pa rin. Nasa sa iyo. It's up to you. Dasal ka na dasal, nakahilata ka lang naman. Yeah, sa ganun din sa maghanap ng trabaho. Dapat din ba trabaho sa iyo kung nag-apply? Correct, correct. Kailangan nasa iyo pa rin. Ayan. Wake up call. Sige, guys. We're supposed to end. Thank you, guys. Thanks for having me. So, thank you. Have a good one. Thank you. Night, guys. Thank you. Good night. Good morning. Bye. Bye.